alam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Happy Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Happy Tulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang pakibag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati. Wanted sa Radyo. Magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa Maksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapit ngayon po ay March 1, 2024. Ngayon po ay Biyernes. Ako po si Shari Roman. At mga kapatid, babati na po sa atin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rapi. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ganun po palaging bati ko rito sapagkat sa mang sulok ng mundo, different time zones, wherever you are, wherever they are, binabati ko po ang ating mga OFWs. Mabuhay po kayo. And of course, sa ating mga manggagawang Pilipino, saludo. So ano meron? Idol Rafi, simulan natin sa na-ere natin kahapon. Kumuha lamang po tayo ng update si Melanie Mirasol Maricel. Ito po yung magkakapatid na kung saan sila po ay inaakusahan na sila daw po ay mga mangkulam sa kanilang barangay. Po. Kumuha lang po tayo ng update, Idol Rafi. Actually, matatandaan ko na inubusan na tayo ng oras. Nakapag-usap pa po kayo kahapon. Idol. Yes. Gusto ko lang kunting update din. Sinasabi kasi ni lalaki, si Sir Hermie, na karelasyon niya itong si Ma'am Melanie, na dinidinay ni Ma'am Melanie. Ito yung si lalaki na nagsabi, oo, kasi binibintangan ni Ma'am Emma Lamoste, itong si Ma'am Melanie ng karelasyon ng kanyang mister na stroke victim. Sabi ni Ma'am Melanie, hindi totoo. Sabi ni Mister, nung tawag natin, totoo. Ano ba talaga? At syempre, in the end, ang gusto natin mangyari, magkabati sila. Tama po. Ngayon, nag-volunteer itong si Mr. and Mrs.
Hermie and Emily Mostyn na pumunta rito para makausap sila, maka-face to face. At the same time, para makipagbati. Tingnan natin kung kaya natin pagbatiin. Eh sana makapagbati natin. Pero magandang hapon muna sa inyo. Si Ma'am, kayo po ay si Ma'am Mirasol. Apo. Right? And then si Ma'am Melanie nasa gitna. And then si Ma'am Maricel. Mariel. Hello, diyan sa likod. Mariel. Sinasabi ko sa inyo, ingat kayo sa mga pangalan. Palitan nyo, alisin nyo yung Maricel, lagay nyo Mariel. And then si Mary Grace. Nasa likod. Mary Grace, kapatid din kayo? O anak? Kapatid po. Ah, puro magkakapatid kayong apat. Okay, four sisters. Right. So, excuse me. Ang pinakamatanda sa inyo si Ma'am Melanie. Apo. Kasi napansin ko kahapon pa, ate ang tawag nyo sa kanya lahat. Apo. Tama. Okay. So, ma'am, kahapon nag-usap tayo off-air. Apo. Sabi ko, pag-isipan nyo muna ng mabuti kayo magpamilya yung maging kaganapan dito. Because I've already warned you na magkakaharap kayo dahil kahapon pa lang sinabi na natin ng mag-asawa pupunta rito at sasabihin nila lahat ng katotohanan daw. Eh syempre, itong sila ma'am, katotohanan din sabihin. In the end, kung ano man nilalabas, syempre ma'am, nasa inyo yon kung paano nyo iti-take yun. Pero para sa amin, we will stay neutral as much as possible. And kapag hindi ho namin kayo mapag-ayos, ilalay detector test po namin kayong both sides. And then doon po sa resulta ng lie detector test, doon kami magde-decide kung anong klaseng tulong at kaninong tulong ang matatanggap, ang makapagtanggap, or sinong tutulungan namin. Diba? Anong klaseng tulong ibibigay namin at kanino. Depende po sa resulta ng lie detector test. Okay sa iyo, anong reaction mo muna bago tayo kumpisa, Ma'am Mirasol? Yung sa akin po, ano, yung sa akin po, gusto ko po talagang lumabas yung totoo. Yung po talaga yung inaano ko talaga kasi masama, ano sa akin eh, pati tatay ko kasi dinamay. Opo, nakita ko nga po doon sa mga pinakita niyong dokumento kahapon at mga sinabi niyo na pati papa nyo, tatay nyo, nasali na hindi naman dapat, walang kinalamat, may sakit pa yung tatay nyo. Ang sa akin po, kung halimbawa lang po na, siyempre magkakaanuhan, public apology, gusto ko, tatay ko ang ay ano nila, kasi higit na nasaktan ng tatay ko sa kanila. Sobra, sobrang nasaktan talaga. Kasi pati tatay nyo nadami sa panlalait nila, sa mga pananalita na hindi magaganda against your tatay. Kaya naman po, Ma'am Melanie, ano pong ano gusto niyo sabihin bago natin sila isalang dito, yung mag-asawa? Apologies na lang po. Magkasundo. Gusto niyo magkasundo? Oo. Very good. Basta't mag-sorry lang. Opo. Okay. Kayo naman po, Ma'am Mariel. Ano pong gusto niyo sabihin bago tayo mag-umpisa? Para po sa akin, sobrang nakakahiya po, pinahiya po nila ako sa publiko, sa buong kapitbahay, sa barangay po namin. Ang gusto ko lang po mangyari, magkaroon po lang ng lesson sila kasi ginaya na po sila pati kapitbahay. When you namin. Say lesson, so ayaw nyo pa makipag-areglo? Ayoko po. So kasi, itong dalawa, papayag na makipag-areglo, basta't mag-apologies. Sa tatay ko po kasi, ang iniisip ko po kasi yung tatay ko. Okay. Pero kayo, no areglo? Ayoko, sobrang sakit eh. Ginawa nila sa akin. Okay. Sige po, mukhang hindi ata sila nagkakasundo. Divided sila. Yung isa naman sa dulo, si Ma'am Mary. Ano naman po sa inyo? Ano pong gusto nyo sabihin bago tayo mag-umpisa? Gusto ko lang po ng ano, na linawin nila yung sinabi nila na binantaan ko po ang buhay nila na sinabi niya sa barangay na, yung babae na yan, papatayin ako niyan. Sabi niya. Pero ang ano ko po, ang witness ko po noon, si Kapitan po. Okay. Na ang ginawa ko po kasi noon, tinanong po kasi ako kung ano bang ano ko, side ko. Yes, ma'am. Sabi ko, masama ang loob ko na sinabihan ako ng, buti nga sa'yo, wala kang nanay. Tapos noon, nung time na yon nagulat po sila kasi tinandaan ko eh. Masakit yun sa akin. Okay. Ngayon, inano ko sa kanila na, kung paano ko malagay sa inyo sa sitwasyon ko. Di ba po? Opo. Iiyak din kayo. Ang interpret nila doon, pinagbabantaan ko daw buhay nila. Well, ayun po. Well, in fact, it's the other way around. Sila ang nagbabanta. Lumilitaw.
Na kasi, opo, kasi, ano eh, parang ako yung minasama talaga nila eh. Na ibig sabihin, yun pala, ako pala yung masama dito na binabantaan ko pala sila. Kaya ko ba yun? Yung nga po, nagbibintang sila na binabantaan mo sila na opo, hindi naman totoo. Opo. Pero para sa iyo, kung tutusin, sila pa nga yung nagbabanta na bibigyan ng mga masasakit na pananalita. Okay. So in short, kayo ho ba ay willing na makipag-areglo tulad ng dalawang sister ninyo? Hindi o po. Hindi rin? Hindi po. So gusto niyo tuloy ang kaso? Opo. Kasi masakit sa akin yun, sinigaw po sa ano eh, labas ng barangay. So dalawa, split to. Dalawang kapatid, gustong itong dalawang tapos yung pangalawa, mag-public apology at magpakatawaran, magka-regluhan. Itong dalawa naman, mga bata, tuloy ang kaso. Okay, sige, tingnan natin. Papasukin na natin si Mr. and Mrs. Hermie and Emma Lamoste. Ayun. Kung matatanda niyo po kahapon, itong pong si Ma'am Emma Lamoste, may kita sa video na nagsasaboy ng asin. Mm-hmm. Pampataboy daw ng malas. Ayun. At ito po si Sir Hermie. Bigyan niyo maayos na upuan si Sir Hermie. Siguro yung matangkad na upuan, please. Yung isa sa inyo sa PA, umalis at ibigyan nyo lang kay Sir Hermie yung magandang upuan. Siyempre, guest natin siya. Dapat sa mga guest magandang upuan. Kayo mga PA, diyan kayo sa mga plastic na upuan. Okay. Sige. Taasan niyo pa si Sir. Si Sir Hermie po ay stroke victim. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Emma, Sir Hermie. Taos puso po ang aming pong pasasalamat sa inyo pong pagpunta rito. Sa kabila ng inyo pong schedule, kayo po ay nag-offer sa amin kahapon na pupunta para makaharap po sila. Okay. Bago po ang lahat, bago tayo mag-umpisa, ladies first, Ma'am Emma, meron kayong gusto sabihin? Opo, sir. Una po, itong asawa ko, ang punot dulo talaga po dito ang sagulo ay yung asawa ko at saka si Milani po. Itong magkapatid po, nakikisaw-saw lang po sa problema dito. Ang punot dulo po is, si sinasabi niyo to kahapon, so inuulit niyo lang, ito pong si Mister at itong si Ma'am Melanie ay magkarelasyon. Opo. Yun yung punot dulo. Opo. At nagkasanga-sanga na lang. Opo. Okay. At yung mga sinasabi nila po, sinungaling po. Hindi po totoo po yung sinasabi ni Marisol na nahuli ko silang hubot-hubad sa bodega namin. At hindi rin po totoo na napaikutan kami ng CCTV sa bahay namin. Hindi rin po totoo na sinasabi ko na mayaman kami. Hindi rin po totoo na siya nandoon. Wala po siya. Alam niyo po, ang sinungaling, dapat hindi magsinungaling. Sabihin lang ang totoo. Kasi hindi naman talaga ang punot dulo dito, asawa lang at saka asawa ko lang at saka si Melanie eh. Bakit kayong tatlo nakikisali? Isa pa, etong si ano, pinagmumura niya po ako. Bakyo-pakyo, ganyan. Sino masama. Sino po nagmumura sa inyo? Ito si Pico, ay si Marisol po. Si Marisol. Opo, minumura niya po ako. Opo. Minumura niya po ako ng ganon. Masama ang loob ko. Bakit daw kayo namumura niya? Eh, hindi ko po alam. At saka, yung kamay niya po, ginaganon, pakyo-pakyo daw ako. Piyo-piyo. Ano ba yung puta? Yung sinasabi niya sa akin, wala naman akong ginagawa sa kanya. Okay. Wala naman akong kasalanan sa kanilang tatlo. Ang kasalanan ko lang po, nakapagsalita ako dahil sa galit ko. Siyempre, sino bang matutuwa na ikaw lulukuhin ang asawa at yung tauhan namin na ako lubos na nagtitiwala sa kanila. Nagtitiwala ako sa kanya, sir. Kanino po? Kay Melanie po, kasi nagagawa yan sa amin. Siya ang tatatrabaho sa amin. Naaawa ako sa kanilang pamilya noon. Anong trabaho niya po sa inyo? Nagsigrigit po siya ng mga kalakal sa amin kasi may mga ano kami. Ngayon... May junk shop po kayo? Opo. Ngayon, awang-awa ko sa kanya noon kasi mukha naman siyang awa-awa. Talaga nagtitiwala ako sa kanya. Hindi ko naman akalain na aakitin pala niya asawa ko eh. Okay. Sige. Ngayon naman po, si tatay, si sir, Sir Hermie, kayo naman po, may gusto kayong sabihin, sir? Magandang hapon. Opo, magandang hapon po.
Sa wala po kasi lang, sir, kumintuhan lang kami kasi kami lang dalawa doon sa loob. Sino po? Si Milani. Tapos, okay. Yun siguro, nakadevelop kami dalawa, humantong sa ganun na nangyayari. Okay. Pero yung una lang, kissing-kissing lang. Kissing-kissing? Oo. Tapos okay. Hanggang, ano sir, Nabanggit yung hapon, romansa. Paano po napunta yung kissing-kissing sa romansa? Tapos, yung, hanggang sa katagahan, sir, sabi niya, lalabas tayo. Sino nag-aya? Siya. Tapos, siya po nag-aya? Oo. Tapos sabi ko, hindi ako pwede kasi matanda na ako, istok pa ako. Tapos, ano na ako, yung disabled na nga po, sir, istok. Okay. Tapos, siya sabi niya, siya daw bahala. Uy, kaya nga, natuloy yung sabi niya, lalabas kami. Okay. Ano pong sinakyan niyo papunta po sa hotel? Yung kuhaan ko na ng yung motor ko sila nakuha ng basura. Motor? Sino po nag-drive? Ako po. Kaya niyo pa mo mag-drive ng motor? Kaya ko pa, sir. Okay. So yung motor po ninyo ang daladala niyo papunta po sa hotel. Ilang beses po kayo nag-hotel? Hindi ko naman pumatanggan kung ilang beses. Maraming beses? Isa, dalawa. Sir? Isang beses, dalawang beses? Eh, hindi lang dalawang beses, sir. Eh, ba't kayo pumapayag? Eh, kahit na ayain niya kayo, halimbawa na lang, totoong sinasabi niyo, eh, nandiyan si Mrs., ba't kayo pumayag? Ba't kayo nagpaaya? Hindi, minsan kasi siya pumapayag. Ba't di ka nagpapigil? Hindi ka nagpigil ng sarili ninyo, sir? Kasi, napigil na rin eh. Ano po? Naulit na sir eh. Kaya nga po, di ba nung una, sabihin natin na tukso ka, tao ka lang. Dapat nung pangalawa, eh, ayoko na, eh, si Mrs., ayoko na masaktan. Oh, ba't di mo ginawa yun, sir? Hindi ko rin maano sir kasi sabi niya siya rin nga rin ang bahala. Tapos hindi ko rin mapigil ang sarili ko. Di sige, tuloy na tayo. Okay. Okay, sorry sir, tanungin ko to. Sir. Pupunta kayo sa hotel tapos kahit na siya nag-aya, meron po ba kayong ano po, yung alam niyo na, yung ibig sabihin? Ano na sir, yung baluktot na sir. Pinipilit na lang para mas ano lang siya, gusto niya. Ah, ganoon. Opo, sir. Usually, pag, di ba, pag may mga katulad sa inyong kagalagayan, hindi na umuubra yon. Oo nga, sir. Kaya nagulat ako sinabi niyo, maraming beses pa ulit-ulit. Mas hindi naman, ano, sir, malayo naman ang distance sa harap, isang buwan, ganoon. Ah, hindi okay. Naman araw-araw. Kayo ba yung umiinom ng Robust? Ay, hindi, sir. Ayaw ko yung gamot kasi nakakamatay yun kasi may kasama na kaming namatay. Okay. Kaya iniwasan. So, ibig sabihin kayo natural lang? Opo, sir. Okay, sige. Now, ito po, yung dalawa, Ma'am Emma, yung panganay, si Ma'am Melanie at saka si Ma'am Marisol, willing ho sila makipag-ayos para sa ngalang katahimikan, siyempre magkakapitbahay, basta't mag-public apology lang kayo, tapos ng problema. Pero yung dalawa po, si Ma'am Mariel at Ma'am Mary Grace, ayaw, gusto na tuloy ang kaso, medyo divided sila. Ang gusto ko mangyari, pag-ayusin sana kayo. Sir, dapat sila ang humingi ng suri sa akin. Dapat sila po ang humingi ng suri sa akin. Malaking kasalanan ang ginagawa nila sa akin, sir. Alam niyo, sir, napayat na ako, sir, sa sobrang stress. Sa ginagawa nila sa akin, lagi ako nilang ginugulo. Okay. Dapat sila ang mag-apologize sa akin. Wala akong kasalanan sa bakit kanila. Bakit po kailangan nila sila ang mag-apologize imbis na kayo ayon sa kanila? Kasi ako ang niloko ng ano po eh, ng kapatid nila. Tapos sinusuportahan nila kahit na mali. Minumura po ako, sir. Okay. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Ngayon, since ang punot dulo ayon po sa inyo, Ma'am Emma, ay yung may relasyon po si Melanie kay Sir Ermi. Opo. Ma'am Melanie, reaction po sa sinasabi ni Sir Ermi na nagkarelasyon daw kayo, not once but many times, nakita kayo at sa hotel pa at ikaw lang po ang nag-aya. Ano po ang inyong reaction doon, ma'am? Wala pong anong katotohanan yung pinagsasabi ni Kuya Ermi. Hindi po kayo nagkarelasyon? Hindi po. Meron po akong sasabihin. Sabi niyo po ako po nagsisinungaling. Ito po, bakit ko po kayo minura? May dahilan po bakit po ako nagmumura. Kasi minura ninyo ang mga bata. Nagtatrabaho ako, minura ninyo ang mga bata. Dinuro-duro ninyo ang mga bata. Nung umpisa, nung una, apat lang sila. Anak ko lang yun. Anak lang ni Ate Lani. Anong sabi mo? Layuan mo ang mga bata. Putang ina nyo, layuan mo ang mga bata. Wag kayo magmura, ma'am. Alam nyo, sa totoo lang, ate, hindi ako nakialam eh. Pinabayaan kasi, lang kita kasi, nun. Kasi alam mo, kahit nakita ko yun, andun ako sa may bintana.
Nakasinip ako, nagguhugas ako ng bigas. Sumilip ako noon. Hinayaan ko kasi, hindi naman damay ang anak ko eh. Pero nung idamay mo ang anak ko, ilang buwan pa lang yun, kapapanganak ko pa lang. Idamay mo ang anak ko, ang kapal na mukha mo para idamay mo ang anak ko. Ayaw mong murahin ka, ayaw niyong murahin kayo. Ikaw yun yun ang lakas na loob mo para murahin ninyo ang anak ko, para idamay mo ang anak ko. Ang lakas na, anong salita ko sa'yo, hindi ka pa tatay, hindi ka pa ama, kaya wala kang karapatan, wala kang karapatan yun yun para murahin mo ang anak ko, para pagkaisahan ninyo kaming mag-ina, wala kayong karapatan. Kaya nga po nag-ano ko, yung araw na po yun, yung araw na minura nilang anak ko, sobrang sama ng loob ko, pati anak ko, inano ko, nag-ano ka agad ako, tumakbo ka agad ako sa barangay, nagpatawag ka agad ako, kaya lang anong sabi sa akin sa ano yung amo mo, anong amo ko, mas mahalaga ang trabaho kaysa yung mga ganyang barangay-barangay na yan, kaya hindi ko na ituloy. Okay. Pero kung tutuusin, gusto ko ngayon, isang pa talaga ang ano, dahil hindi ko matanggap. Ayaw nyo lang minumura kayo, anong gusto nyo, tanggapin ko ang ginagawa ninyo sa amin, sasabihin nyo, kami ang nanggugulo, pero kayo na nga ang alarm clock namin sa araw-araw. Kayo, may CCTV kayo. Hindi namin alam kung ilan ang CCTV ninyo, pero napilitan kami bumili ng CCTV para lang mapatunayan na wala kaming pagkakasala. Halos araw-araw ang chismis ninyo, dinig na dinig namin. Sasabihin nyo, hindi kayo may kasalanan, may ebidensya kami kung paano kayo magchismis sa pang-araw-araw. Okay, mama, kasigit. Mama, kasigit. Sino pong unang nagmura? Kanino? Sila po. Kasi ganito yan, sir. Okay, so sandali po, sila unang nagmura. Bakit po kayo minurang una? Noong una, sir, hindi ako nakikialam eh. Noong una po, hindi ako nakikialam. Kaya lang yung paglating sa mga bata, doon ako nag-ano eh. Grabe! Ang linis mo! Ang linis mo! Sobra! Napakalinis mo! Wala akong masabi sa kalinisan mo! Okay, time out, mama. O nga pula. Okay, sige po. Ito po, ma'am Emma, para maintindihan niyo po. Kung totoo yung sinasabi niya, granting yung bintang niyo po laban kay Melanie at sa iyong mister ay totoo na sila magkarelasyon. Kahit na sino sigurong babae eh, na may asawa, manggagalaiti at magagalit. Opo. Pero ang ibig niya sabihin, sana wag dinamay, ma'am Sandra, sana wag dinamay yung mga bata. Yung bang kung gusto mong murahin si Melanie, understandable po yun. Opo. Especially kung may ebidensya ka. Pero sana huwag madama yung mga anak. Yun po yung ibig niya sabihin. Naintindihan niyo po yun, ma'am? Opo. Sir, pwede magsalita po. Opo, opo, ma'am. Hindi po totoo ang sinasabi niyang minumura ko ang mga bata, sir. At saka yung anak niya, sir, wala pang 10 taon, dinadamay nila sa gulo. Hindi ko naman, paano ko mumurahin yung baby? Hindi po ako talaga, sir, galit ako sa mga taong nagmumura, sir. Ah, sige. Nakakapagmura lang po ako, sir, dahil sa galit ko nito. Hindi naman sila ang mga bata. Minura hindi niyo po yung bata? Hindi ko po minumura. Ang anak niya po, wala pang isang taon. Po, kapapanganak ko pa lang po kasi bakit noon. Bakit pumurahin ko? Ano ang masakit sa akin, Ate Eme? Di ba kinatokpak ka? Bakit po dinamay ang anak ko? Kasi karga niya, ang nag... Ito po, Sir Tulpo. Ang anak ko, wala po akong asawa. Ang anak ko po, ang nag-aalaga. Si yung anak ko po. Ang mga bata. Apat po yun. Ma'am, papasalitin naman natin siya. Kasi ang sinasabi niya po, na minura niyo na po yung anak niya, totoo ba nangyari ba yun? Hindi po totoo, sir. Bakit po hindi totoo? Kasi po, yung apat niyang anak ni Lani, sa totoo lang, sir, ako ang binubuli. Araw-araw yan, sir. Pero hindi ko sila binabarangay kasi bata eh. Hindi ko naman sila pwedeng patulan. Sino pong, kanino pong anak? Yung mga anak ni Lani na apat, sir. Ilang taon po yung mga yun? Pero yung isang anak niyang panganay, hindi po yun sumasali, sir. Yung tatlo lang po, sir, na... Ilang taon po? Dalawang babae at saka isang lalaking bunso. Maliit pa, sir, pero napaka... Mga ilang taon po itong mga bata? Siguro, ano yun, ilang taon ba yung panganay niya? Mga ganun eh. Okay. Sinama dito kahapon po eh. Okay. Pero ang tanong ulit, naipakisagot lang, na bakit nyo ro po minumura yung anak niya na sanggol? Sir, hindi po totoo yan, sir. Kahit honest to God, hindi po ako nagmumura sa anak. Bakit mumurahin ko yung baby? Hindi kasali ang baby sa gulo, sir. Yun nga. Ito siya, wala doon sa bahay. Yun nga, masakit sa akin. Nasa trabaho siya. Ang nag-ano sa akin, ang nagbubuli po, sir, yung anak ni Melanie. Karga-karga yung baby. Ang tawag po sa akin, daga. Pag namalingki po ako, nandyan silang tatlo. Nagtatawanan sila sa akin. Tatawag akong daga. Andyan na yung daga, galing sa palingki. Ang baho, nagtatawanan sila, nagtatakip ng ilong.
Pag bumili ako ng bigas, ayan yung daga, nagbiling bigas. Pumapasok na sa bahay ang daga, ang baho, ang baho. Pinatulan ko ba? Hindi. Hindi ko sila minumura kahit ganun. Binubuli ako. Isang taon mahigit yon. Pinatulan mo ang anak ko. Pinatulan niyo ang anak ko. Pinatulan niyo. Tapos pagdating ni Milani, ay pagdating ni Marisol, galing sa trabaho, kumatok yan sa bahay, sir, gabi na. Kumatok siya. Sabi niya, Ate Emma, may sasabihin ako sa'yo. Bakit mo minura ang anak ko? Hindi ko minura ang anak mo. Bakit mo kumurahin, baby pa yan? Anong mali sa bata? Okay, guess ko na. Sandali po, makasingit. Okay. At yung dinadamay ang bata. Sandali. Ma'am Marisol, saan po nanggaling yung salita at kung merong ebidensya mas maganda na si Ma'am Emma ay minumura yung inyong sanggol? Sir. Kanino po nanggaling yon? Sa mga bata. Sa mga bata. Kasi po yung sa mga anak ni Ma'am Melanie. Kasi po, karga-karga daw po nila yung mga bata. Naglalaro sila ng yung may goma. Yung may goma po. Okay na po yan. Naglalaro. Pero ibig sabihin, yung tatlong anak ni Ma'am Melanie nagsabi, nagsumbong sa inyo na minumura daw po sila. Tita, minumura yung... Minumura po kami. Minumura kami. Sabi ko yung anak ko po, kasama po namin. Nung minumura kami ni ano ni Ate Emma. Ah, so minumura yung tatlong bata na ayon kay Ma'am Emma ay palagi siyang tinutukso, tinatawag na daga. So nagmura ito dahil bit yung baby, kasama ng baby sa mura. Opo. Yun po yung pagkasumbong. Opo. So ma'am, gusto ko lang maliwanag kasi very emotional ka. Kasi lumilitaw na parang pinagmumura niya diretso yung baby nyo. So wala kayo doon, hindi nyo po narinig. Sumbong lang po nung tatlong bata na ayon kay Ma'am Emma ay nambubuli sa kanya, tinatawag siyang daga. Wala kayong CCTV, wala kayong recorded. Wala po sir. Wala. Kasi wala so sabi lang po nung tatlong bata. Kasi sir, ito pa po sir. Okay, sandali po ma'am, para mas maliwanag. Na yung pagmumura niya, hindi talaga nakadiretso sa anak ninyo. Kasi sabi niya, ba't ako magmumura sa sanggol? Diretso doon sa tatlong bata, sa anak ni Ma'am Melanie. Kaya lang, yung sumbong ng tatlong bata, minura kami. O, kami. Okay. Ito pa po, sir. Kumatok po ako sa kanila, sir. Ang salita ko sa kanya, Ate, pwede po ba kitang makausap? Ang gawa naman ito, pinipigilan ako ni Junior. Hindi mo pwedeng kausapin si Mama. Sabi ko, hindi, gusto ko lang kausapin kung totoong minura si yung anak ko. Sabi ko, Ate Emma, sabi ko sa kanya, mahinahon ako magsalita nun sa'yo, Ate Emma. Sabi ko, Ate Emma, gusto ko lang malaman, minura mo ba ang anak ko? Ang sagot mo sa akin, hindi. Yun ang sagot mo. Kasi sabi ko, ang sagot ko naman, kasi ang sabi ng mga bata, minura mo raw ang anak ko. Ngayon, biglang nagkainitan, kasi si Junjun mainit eh, si Junjun. Ang sagot niya, iba yung ano niya sa akin, iba yung pandinig ko sa kanya, ang sagot niya sa akin, buti nga sa inyo. Mamatay na sana kayo mag-ina. Hindi sa kinakampihan ko to, ha? Hindi. Ma'am, halimbawa ilagay natin sa sitwasyon. Balik natin sa sitwasyon. Sige po. Ikaw yung sa sitwasyon ni Ma'am Emma. Magawa mo bang murahin ang isang sanggol? Yun nga po sir, ang kinakasama ng loob po sir. Ang sitwasyon dito, ayon kay Ma'am Emma, yung tatlong anak ni Ma'am Melanie na palaging nangungutya sa kanya, karga-karga si baby nyo. So parang lumilito sa sumbong ninyo, parang diretso minumura-mura yung anak nyo. So ang may kasalanan kasi sa kanya, yung maniniwala ako na namura niya, kahit na mag-deny itong sinanay, para sa akin, in my own personal opinion, maniniwala ako na napamura siya doon sa tatlo kasi nga kinukutya siya. That is possible. Pero para yung bata, isasali niya na hindi naman kasama sa pangungut niya, parang medyo lihis po. Opinion ko po yun. Opo. Opinion ko yun. Yung sa akin naman, okay lang yun eh. Kasi kaya dapat ma'am, kung tutusin, ang magagalit dito, si ako po. Ma'am Melanie. Opa, kasi yung anak niyang diretsyong namura. Itong baby, sanggol, wala pang kamuang-muang, hindi siya diretsya, nadamay lang siya base po doon sa salaysay sa ng tatlo. Kaya po ako nagtatanong. Kaya po dapat ma'am, hindi kayo maging masyadong emotional. Kasi nga po, ang mura talaga, ang target talaga ng mura, yung tatlong bata. Yung baby niyo po, nadamay lang siguro nung tinanong, o baka sinabi niya, PI kayong tatlo, o PI kayong lahat. Pwede pa rin yun. Pero ma'am, ibang usapan yung pag sinabi, hoy, ikaw sanggol, anak ka ng nanay mo, loko-loko ka, nanay mo si Raul, etc. Yun po yung masama. Kung may ganon. Dalo nga po yung ginawa sa sa mga anak niya. Kasi correct. Sa mga anak niya. Pero wala pong diretsuhan na pinagmumura yung inyong anak na tinuro niya at binanggit yung pangalan ninyo.
wala pong ganon. Tama? Sumbong lang ng Melanie. Kaya dapat, kung meron mang maging emotional dito sa pagmumura sa anak, dapat po si Melanie at hindi ikaw. Yes po. Okay ma'am? Okay na tayo doon? Sige. Ngayon, ma'am Melanie, yung mga anak mo na pinagmumura, dapat ikaw nang gagalaiti dito, apo. Hindi siya. Kasi sa kanya, damay lang eh. Apo. Bakit hindi ka nang gagalaiti? At ito ang nang gagalaiti, na damay lang, sanggol pa. Siya po yung kausap niyo. Totoo, kung totoosin talaga, galit ako kay Ate Emma kasi pinagmumura niya yung anak ko. Hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses. Minumura talaga niya ang mga anak ko. Bawat dumadaan doon, anong sinasabi mo sa anak ko? Mga punyeta kayo! Wala kayong utang na loob! Pinagkakalat pa nga niyo. Kayo anong pabuhay sa akin! Di ba? Yun ang lagi mo sinasabi sa akin. Lagi mo sinasabi sa mga anak ko. Ha? Ikaw nag-ano, ikaw napapakayo sa anak ko. Napapakahirap ako para sa trabaho ko. 175 ang binibigay mo rin sa akin. Ha? Tapos yung ganunin mga anak ko pag nagtatrabaho ako, pag talikod ka, gaganunin mo. Ano sabi mo sa akin? Dinurog ko ang kamay mo? Nasaan ang dinurog ko sa'yo? Hindi, okay. Sandali. May mga netizen nagsabi nalilis na. Hindi po kami nalilis. Pupunta po kasama pinat-punot dulo kasi ang pinaka-original sumbong, pagbibintang na kulam, saboy ng asin. Hindi po, ang punot dulo na pag-aaway nila sapagkat may relasyon daw itong si tatay, si Sir Ermi at saka ito si Ma'am Melanie. Doon po nag-umpisa, kaya nga po, kailangan para masolve yung problema nila, we have to go to the root of the problem and we have to solve the truth of the problem. Yung problema is, nagkaasara na dahil nga sa relasyon and then hanggang sa pati mga bata, nagkadamay na. Okay, kayo naman po, si ano po muna yun, pangalawa, pangatlo. Kaya naman po, ma'am, ano po yung inyong pong participasyon dito? Bakit kayo pa po mismo, kung tutusin, itong nasaktan si Ma'am Melanie, bakit kayong gusto rin mag... Sir Raffy Tulfo, sa kanilang ano, sa kanilang away po, wala po akong pakialam sa kanila eh. Kaya naman po ako nagre-reklamo at pinabarangay ko po yung anak ni Emma Lamoste na si Hermias alias Junjun Lamoste. Kasi nga po, nagtatrabaho ako. Pagbibintangan niya ako ng mangkukulam, kabit, gumaya na rin siya sa nanay niya. Baliw. Sige, harapin mo ako. Sabihin mo bakit mo ako sinabihan. Mismo sa harapan ko, kayo? Sinabihan mo ko ng baliw. Patunayan mo na baliw ako. Patunayan mo na kabit ako. Patunayan mo na mangkukulam ako. Diba? Kasi yung issue niyo po dito sa anak, hindi na sa dito kay Mr. and Mrs. Lamoste. Pwede rin po kay Emma kasi ano eh, kinasuhan niya ako eh. Hindi ko alam kung saan po umabot, pinagmamalaki, may endorsement na daw po siya. Tapos de, sa ano po? So, ikaw ba, anong pangalan niyo po, sir? Junjun. Totoo ba pinagmumura mo siya? Hindi po. Ganto po kasi yan, yung pinagsabi mo, nakabit at kung ano-ano pa. Hindi po. Ay, galing mo magsinungaling. Sinungaling ka. Yung pinasa nila na video na yung sumigaw ako ng mga kulam, hindi po yun buo. May buo po kasi yun, sir. Ang una kasi noon, nag-aaway sila ng kapitbahay namin, katapat namin bahay. Nag-aaway sila dahil sa basura. May history tapos, tayo doon. Tapos pagkatapos po noon, din nag-aaway na sila. Tapos dinadamay na nila ngayon yung mama ko. Ilan sila doon? Tatlo sila doon, wala pa si Marisol. Nag-aaway sila ng kapitbahay, tapos dinamay nila yung mama ko. Pinagmumura nila kung ano-ano masasakit na salita. Pero wala po akong sinabing baliw at saka kabit dun sa video. Nandun po yun. Yun ang pinang-ano nila na lagi ko sinasabi. Kisanabi ako daw sila ng kabit, sinabi ako daw sila ng baliw. Pero wala po sa video yun. Wala sa video. Oh. Pero sinabi mo? Hindi po. Hindi po. Okay, sige. Para mapiksi tayo. Ito naman. Sir Raffy Tulfo, mismong harap po ng lupon, sinasabi po. Po nga ni Junjun na... Ma'am, baka maubos yung isang oras natin dito. Sorry. Kasi isa ko yung pinasasalita. Salamat po. Kayo naman po. Yung tungkol po sa pambubuli, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kahit po ipaano nyo po ako, ipa-lie detector, hindi po totoo yun. Kasi ako mismo ang nagsasabi sa mga bata na kapag... Huwag kayong lalapit dyan ha. Kapag kayo nagalit na... Kapag yan nagalit, ginalit nyo, makukulong kayo. Ginaganon ko po yung mga pamangkin ko kasi ako po yung naiiwan ng matanda sa bahay. Kumbaga, tinatakot ko. Ngayon, tungkol sa daga, Ate Emma, naalala mo yung ano? Yung naglalaro sila, tapos may nakita silang daga. Kasi nga, di ba, yung junk shop nyo, ano, ang kinakolekta nyo, basura ng 7-Eleven. Yung pinaseseparate mo kay ate. Ngayon, ang daming daga. Ngayon, sabi ng pamangkin ko,
Isa yung sumbong sa akin ha. May nakakita daw silang daga. Tapos sabi nila, ala, daga, daga. Tapos, biglang kinlay mo, ikaw yung daga. Oh. Tawa na tawa mga ano ko. Kasi mga bata yun eh. Sabi nila, sabi po ni Ate Emma, ako daga. Oh. Hanggang ngayon naalala ko pa. Pwede nyo pong, ano, kausapin nyo pamangkin ko, i-ano nyo po. Magsasabi po yun ang totoo. Oh, sige po. Ito na lang po, ano, pakiusap ko kung kaya. Kung hindi, then ipapalay detector test ko po kayong lahat para malaman ko kung sino tutulungan ko. Willing ka, Ma'am Emma, Ma'am Melanik, total, yun ang punot dulo, yung sa Cavitan. Magpalay detector test, patunayan na hindi kayo nagkaroon ng relasyon ni Sir Erme. Willing. Apo. Doon mo natin mag-umpisa. Ikaw, Sir Erme, willing. Okay. So, papalay detector test ko kayong dalawa. Base po sa inyong dalawa, kasi kayong punot dulo, then doon ako mag-decide kung, ano, kung sino pong tutulungan ko. Okay sa inyo? At let me warn you, pag lumabas yung lie detector test, on air ko sasabihin yun. So, meron sa inyo medyo mapapaya, meron sa inyo medyo masasaktan. Ngayon pa lamang, I'm warning you, kinausap na kita kahapon, Ma'am Melanie, at Sir. Okay. So, yung lie detector test, it will take mga 1 to 2 weeks. Pag lumabas yung lie detector test, sigurado po ako, meron sa inyo masasaktan. Meron sa inyo medyo mahiya. Meron sa inyo maiyak. Yun lang yun. Mm. Wala naman sa lie detector test so far na parehong nagsasabi ng totoo. Wala pa yun sa experience namin so far. So, okay ka na? Willing ka? Apo. Okay. Okay, Kastay. Ganun lang po muna. Papalay detector test ko kayong dalawa. And then, pag lumitaw na nagsasabi si Ma'am Melanie ng totoo at kay po si Sinungaling, then tuloy-tuloy silang apat, tutulungan ko. Okay? Mm-hmm. Kasi nga, ma'am, sana maintindihan mo po, Ma'am Emma, yun naman pinaka-umpisa, di ba? Doon ka nag-umpisa na galit, doon ka napamura sa mga bata, etc. Et hindi ko po minura, sir. Ang sir, mga bata. Ma'am, po. Hindi ko po talaga minura, sir, ang mga bata. Hindi. Okay. Sir, Lapitul po. Ma'am, sandali po, ma'am. Hindi ano ko po talaga, sir, minumura ang mga bata, sir. Hindi ko po talaga minumura ang mga bata. Ma'am, Marisol, kanina pa ako nakalata, masyado ka emotional. Samantalang, ang minumura naman, anak sir ni Melanie. Ma'am, sandali. Ma'am, please. Ang minumura kasi anak ni Melanie. At ikaw masyadong aggressive. Even kahapon, mas aggressive. Tinuturo mo pa itong si Ma'am Melanie. Sorry, napansin ko kahapon. I'm just being fair here. I'm just being transparent. Kahapon, ito si Ma'am Melanie, tahimik lang. Ikaw nagpupumilit. Ikaw yung malakas ang loob. Ikaw mataas ang boses. Huwag mo siyang diktahan kasi dapat let her decide. Kayong lahat magkapatid, you should not decide for her. Ma'am, excuse me. Napansin ko namin kahapon lahat ng buong staff. Napansin namin na parang itong isa, tatahimik, ayaw ng gulo, kayo, fight, ganon. Panayang iyak mo, eh yung pinakaano, ma'am, patapusin mo, yung ilan mang hinain kung tutusin kasi minura yung anak mo na sanggol. So, dito nga mag-umpisa tayo, ma'am, doon sa lie detector test. Pag lumitaw na, nagsisinungaling itong si Sir Ermig, then, papatulang ko po yung sobrang galit mo dahil minura yung baby mo. Talagang pinagdidiinan po niya kay Kapitan na mangkukulam ang tatay ko. Okay. Masakit sa akin yung sir. Hindi totoong mangkukulam si tatay. Yung pagdiinan mo, pinipilit mo, buong pangalan ng tatay ko, binabanggit mo na ginulam ka. Grabe ka. Mangkukulam tatay ko. Bakit ka nagsasalita ng ganon? Bakit mo sinasabi yun ng ganon? Wala kang karapatan. Wala kang karapatan, Ate Emma. Kaya mismo kay Kapitan mo pa sinasabi, pinipilit mong kumangkukulam tatay ko. Bakit nagsasabi ka ng ganon? Totoo bang kinulam ka? Sige, ilabas mo yung taong yun. Ilabas mo yung taong na kulang si tatay ko. Isa na sa'yo. Galing mo ha? Kinulang mong mangkukulam tatay ko. Sige, galing ha? Ma'am, pagbigyan natin kasi marami na kayong salita. Itong sa kaliwa, galing wala masyadong salita. Sige, tay. Ikaw po. Kasi nung ano sir, nagkasakit yung asawa ko, ano na yung tiyan, lumaki na yung tiyan. Tapos sabi ng mga anak ko, ipag-umot na natin. Sabi ng mga anak ko. Sa doktor? Hindi, sabi yung asawa ko, huwag niyo ako dalhin sa doktor. Isama niyo po sa albularyo na lang. Sir,
walang galang na. Hindi naman sa minamalit kang albularyo, pero mas maganda po kung sa doktor yung sensya. Next time po, sir, pag meron kayong mga karamdaman, I would advise na sa doktor kayo pumunta, kasi may laboratory test yan, may x-ray, etc., etc. Mas magtiwala tayo doon dahil science po yun. Oh, sir. Nakasiguro kayo doon. Pero hindi ko kayo pipigilan kung yun talaga ang trip nyo pumunta sa albularyo. Okay lang yun. Pero mas maganda kung sa doktor. Mas sure po ako. Ganito kasi nilabas yan, sir, eh. Nung pinagamot namin yung asawa ko. Sa albularyo? Sa albularyo. Ano sabi ng albularyo? Ang ginagawa ng albularyo, sir, inipitan ng ganun, ng ano, yung parang kahoy. Tapos nagsisigaw yung asawa ko. Naglaban sila yung albularyo at saka yung mga babarang. Sir, again, sorry sir, hindi ko i-glorify dito yung albularyo, although hindi ko sila babastusin din. Natural, kahit na sino, pag inipit yung kamay, masasaktan. Pero gumaling man siya, sir? Well, hindi ko alam. Baka natural lang na, baka nagkaroon na ng kabag. Kaya ay, hindi, sir. Siya. Kasi ilang araw na yun. Kaya nga dinala namin si doktor eh. Sir, sorry sir, kasi ako talaga hindi ako naniniwala sa albularyo, although nasa inyo yun kung gusto niyo po pumunta sa albularyo. Ako kasi sa doktor. Ako, buong pamilya ko, pag meron kaming karamdaman, doktor kami. Meron dyan yung blood test, meron yung tinatawag x-ray, MRI, diba? Kung ano na pa mga klaseng exam. Yun po, hanggang sa malaman kung anong sakit namin, niresitahan kami ng gamot, gumagaling naman kami, awa ng Panginoon. Kasi never pa ho kami pumunta sa albularyo. Simula ng pinanganak po ako hanggang at itong edad ko, mga anak ko, never po kami pumunta sa albularyo. Awa ng Panginoon, healthy po kami. Because of the doctors and hospitals and clinics. Yun lang po yun. So, hindi ko na po entertain yung albularyo, sir. Sorry. Sorry. Huwag natin pag-usapan yun. So, ngayon, alisin natin yung kulam. Huwag ko kayo maniwala. Now, kung ayaw nyo maniwala sa sensya, ayaw nyo maniwala sa doktor, sa Diyos na lang po kayo maniwala. Yung pong kulam-kulam na yan, marka ng demonyo po yan. Ngayon, kung naniniwala kayo sa Diyos, kung naniniwala kayo sa Diyos, then huwag kayo maniwala sa kulam. Kung sa tingin nyo kayo po ay kinukulam, magdasal kayo sa Diyos. Mas malakas ang Diyos kaysa sa demonyo, di ho ba? O, ipagdasal nyo sa Panginoon. Kung piling nyo na kayo kinulam, gagaling kayo. Eh, siyempre, Panginoon yan eh. Di ba? Tama? Okay. Now, let's go. Gusto ko magkabati kayo. Kung hindi kayo magkabati, then lie detector test. And then, Sherry, i-arrange natin. And then after 2 weeks, pabalikin natin sila. By then, magkaalamanan na kung sino talaga may problema. Kung may problema itong sila, kakampi natin sila. So, kunyari ma'am, kayo po ang lumitaw na nagsasabing totoo, ikaw ma'am Melanie, anong gusto niyo mangyari? Magdidemanda. Apo. Ikakasuhan natin sila. Apo. Ano pong ikakaso natin? Bahala na po yung abogadong kunin natin. Paano po kung halimbawa, para magkabilisan tayo, we have 2 more minutes. Halimbawa, nag-offer po sila ng danyos para matapos na kasi ayaw nilang gulo. Anong danyos po ang nakikita nyo yung possible na para matahimik na lahat, magkakapitbahay, hindi naman maganda yan na magkakapitbahay, nag-away-away. Bilang yung sasakit na naramdaman nyo. Public apology po. Lalo na po yung pinagbibintangan nila mangkukulam at tatay ko. Sobrang sakit sa okay, akin. Okay, ma'am. See, public apology, kasama ngayon. Sinabi nyo na kanina, bukod pa po sa public apology, ano pa po? Yun lang pong ano ko. Public apology. Ikaw, public apology. Ikaw, ma'am. Hindi, kasi gusto ko kung ano yung sinabi nyo dito, yun yung ilalagyan sa korte. Ayoko naman ng pagdating sa korte. Opo, yun lang talaga. Isisingit nyo agad. Opo. Kailangan ko ng ganitong pera. So, hindi namin kailangan ng pera, sir. Okay. Kasi ikaw, public apology. Kulong sila kasi pinahiya nila ako sa paniniram puri nila na hindi nila mapatunayan. Patunayan mo. Patunayan okay. Nyo yung hotel na sinasabi mo. Sin CCTV, may hotel. Kahit saan ka motel, pumunta, Ate Emma, Kuya Hermy, bumalik kayo doon. Okay. So ang sinasabi niyo po, ma'am, ang sinasabi niyo, para makita hindi mo yung dalawa. Ito si Melanie, kasi sabi nga na ito, hotel na raw eh. Kahit saan kayong hotel, pumunta, may mga footage. Ngayon, bumalik po kayo doon, kumuha po kayo ng footage. Pangalawa po, yung hospital na dinurog yung kamay mo. Meron po bang dinurog na kamay? Nakakapagtaka ng ganun. Dinurog yung kamay ko. Isang araw lang eh, nagbawalis ka na. Ma'am, para mapaisip tayo kaysa pupunta natin hotel,
na pwede namang gawin namin yung mapapatagal pa tayo where sa lie detector test doon. Papatunayan okay. lang po, so, sir. So, ikaw, kulong. Kukulong sila, talaga, paninirang puri. Sila, ma'am, kasi magkakaroon niya ng ano, conciliatory conciliation. So, kung sakali man dumating sa conciliation, sa inyo, public apology lang, wala na iba. Sa inyo, kulong. Mm-mm. Ikaw naman, yung isa. Magpapakulong po ako kung napatunayan po no talaga na baliw ako, na mangkukulam, na kinulam po namin kayo, na, kayo naman. Na may footage sa, kayong dalawa, ha? Sa akin po, yung kung ano yung dapat po talaga. Kasi, ano nga, kailan gusto ko malaman? Ano po eh, nagbabanta po kasi daw ako eh. So, hindi, kaya nga po, ano yung kandalong system, yung public apology. Hindi po, ayoko po ng public apology. Gusto niyo kulong. Opo. So, ibig sabihin, pagdating ko dun sa conciliation na i-open ng judge yun, ngayon, hindi ka papayag kasi gusto mo ituloy-tuloy kulong. Opo. Kaya naman po, pagdating dun sa judge, sa conciliation, sabihin niyo, mag-public apology lang para matapos yung kaso. Okay? Sige po. Saka ganun. Tinatanong ko, may tanong po ako. So, ibig sabihin, hiwalay po yung didimanda niyo kasi kung... Opo. Hindi naman pwede magka-split ata kayo. Pero may tanong po ako, bakit po ano nakapag-blatter po siya? Pero nung ako po nagpapa-blatter, hindi po ako tinanggap sa barangay kasi nga daw po, masyado daw po magulo. Kailangan daw po, isa lang daw po, siya lang, pero sinabihan po sila ni Ate Emma ng Lupon na bawal daw po, stop daw po. Kasi okay, kukuha ng CFA. Bakit po nakapasok kayo na kami hindi? Na... Ang aga-aga namin doon, hindi kami. Tapos ganito, kayo kinabukasan, pwede. Ganito po, Mary Grace. Kami po kasi, Sir Tolpo, inayos na kami ni Kapitan doon sa amin. Gusto ni Kapitan na makipagkasundo. Ayaw nila makipagkasundo, pero sa akin, okay na sana. Mahirap magpatawad, pero patawarin ko sila alang-alang sa Diyos. Patawarin ko sila, kaso lang ayaw nila. Hanggang mabubuhay daw sila, hindi daw ako mapapatawad. Hindi daw talaga ako papatawarin. Ngayon, ikukulong daw ako at siyang anak ko si John. Paano ba ngayon, naman po, sir? Ito, Mary Grace. Hanggang sa nagbanta siya sa amin, narinig mismo ni Kapitan, na isa sa pamilya mo ang malalagas. Walang ilapat lang si Kapitan yun. Patawag niyo po si Kapitan. Patawag na lang po si Kapitan Maya. Dagdag ka na naman. Yung sinabi niya po na sumigaw ako na... Okay, ba't hindi tinatawag si Kapitan? Sherry, punta si Kapitan siguro. Magkatabi lang po, hindi po bingi si Kapitan Maya. Kaya po, nakablatter siya sa akin po. Kasi pumunta po sa pulis. Kasi kung narinig ni Kapitan, sabihin yun. Wala naman ganun. Kailan sinabi niya po? Kasi pagbabantayong kung totoo, isa sa inyo malalagas. Sa harap po ni Kapitan? Opo, sabay-sabay silang nagtatakot. Sa harap po ni Kapitan? Ikaw lang talaga nakarinig? Kailan po yun? Noong Lunes po. Itong Lunes lang. Dapat pumiyok na si Kapitan. Ma'am, sandali po, paano niyo pagka... Hindi pa po kasi natin nakausap si Kapitan kaya hindi natin alam kung pipiyok siya o hindi. So, Lunes lang po ito. Ano ba yung Lunes? Gumamit kayo ng mga ano, Sherry, kumilos kayo. February 26. Opo. Chairman Crisanto Maya, magandang hapon po, Chairman. Oy, magandang hapon po, Senator. Noong February 26 po, Lunes. 26, Monday, tama ho ba na nandiyan po si Mrs. Emma Lamoste at itong sina Melanie, Marisol, Mariel, Mary Grace, Hofilina. It doesn't have to be silang lahat. Sa harap daw po ninyo, nagbanta itong si Mary Grace at sabi, isa sa mga pamilya nyo malalagas. Nasabi ho ba sa harap nyo raw? Opo. Oh. Pero wala naman po, sir, kapitan, kung nababanggit na gano'n, sir. Paano po nasabi yon, Chairman? Pwede po ba magsalita? Sige. Paano po nasabi yon, Chairman? Eh, ang bumanggit po noon, eh, yung mga Lamoste. Lamoste? Opo. Kapitan, si Ma'am, si Sir Elmi and Emma Lamoste. Hindi po ako ang nagsabanggit noon, Kap, na mayroon isa sa pamilya namin na malalagas, Kap. Si Mary Grace po yon, yung dito sa kaliwa nyo. Ma'am, sandali. Chairman, sandali. Wala po kong sinabing malalagas sila. Chairman, sino ang nagbitaw ng pananalita na isa sa pamilya nyo yung malalagas? Sino po yung nagbanta? Chairman. Sila po ang nagsabi nga, mga Lamoste, na di umano, sinabi nitong kabila na meron daw, nagsabi sila, yung kabilang panig, na may malalagas sa kanilang pamilya. Sabi nga nila to. Ah,
ibig sabihin, itong mga Lamoste ang nagreklamo at sinabi sa inyo, may malalaga sa aming pamilya. Pero hindi sila mismo nagsabi na sa kabila na, hoy, may malalaga sa pamilya nyo. Opo, wala pong ganon. Ah, okay. Para klaro. Oh, nalilito na ako. So, walang ganong salita. Nagreklamo hindi lang itong... nagsisinungaling ang Kapitan nagreklamo Maya. Nagreklamo lang itong Lamoste na nagsabi na may malalaga sa pamilya nila na opo. Aligasyon. Opo. Okay. Aligasyon lang pala. So, ma'am, pag walang... Kaya pinanervis pa kami lahat. Hindi nagsisinungaling si Kapitan. Death threat po yun. Eh, wala naman sinabi pala. Na po ni Meg Regres po, sir. Kaya pero ma'am, walang testigo. Eh, kasi kanina, ginagamit mo si Chairman bilang testigo doon sa lumilito na pagbabanta, eh wala naman pala siyang sinabi. Mayroon po. Well, kasi sabay-sabay. Pero ma'am, hindi kaharap si Chairman. Kasi kanina, ginagamit mo, sabi mo kaharap si Chairman. Okay na po yan. Ubus na yung oras natin. So, sige, last word po sa inyo, Tay. Kasi po ganito ang sistema namin doon sa barangay, ganyan, at saka dito. Si Mary Grace noon. Si Mary Grace ang nagsalita, pahalap sa amin. Eh, ito yung talaga na nagsalita si Mary Grace na may malaga sa amin. Kaya sinabi nito, Kap, di ba pagbabanta yon? Sabi nito anak ko. Pero kasi Tay, maganda kung may testigo. Sa isang kaso tulad ng death threat, kung may testigo, swak yun sa korte. Okay? Now, in this case, si Chairman, hindi siya magtitistigo kasi hindi naman niya narinig. Tama ba ko, Chairman? Po yun. Chairman? Opo, totoo po yun. Okay. So, wala kang narinig diretso na nagbabanta ang isa laban sa kabila? Opo. Sabay kasi sila nagsasalita. Wala kang narinig na ganoon? Wala po. Okay. So, okay na. Ganoon lang po. Okay na po. So, ikaw may sabihin ka last? Wala na. Sige, ganito na lang. Mag-newsbreak na tayo. Isang oras na tayo halos. Salamat po sa pagpunta. Lahat ng pamasahin nyo. Kami pong bahala sa sagot. Papalay detector test. Kami po ang sasagot noon. So, lahat po kayo. Isasalang namin sa lay detector test para magkaalamanan kung sino pong tutulungan namin. Okay? Opo. Sige. So, kausapin na lang po namin kayo sa kabilang studio. Kausapin po sa kabilang studio. Opo. At schedule po natin yung sa lay detector test po. Maraming sige salamat po. Magandang hapon po. Sige po. At newsbreak muna po tayo. Idol sige. Raffy at mga kapatid, 2:52 po ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At mga kapatid, good news po dahil tuloy-tuloy po rin po ang Paskong panalo ng Clean Fuel. Magpagas lang po kayo ng 1,000 pesos po at maaari na po kayong manalo ng brand new Toyota Race and Vespa motorcycle and 1-year free fuel supply. Magpagas na po kayo sa Clean Fuel. Idol. Kung mapapansin mo, kahapon pa, yung si Ma'am Melanie, napakatahimik niya, mahinahon, low profile. Itong magkakapatid na iba, yun yung masyadong gigil. So, nagtataka din ako. Si Ma'am Marisol. Nagtataka lang ako. Lahat sila, yung tatlo, na parang pinipressure siya na parang pangsamanok yung sinasabo. Mm-hmm. Diba? Ewan ko, baka pagkatao lang talaga ni Ma'am Melanie na low profile siya at soft-spoken siya. Yun. Pero on the other hand, maganda rin. May mga kapatid na pinaglalaban siya. Mm-hmm. Kasi itong isa, tahimik. Hindi niya kaya paglaban sarili niya. Kaya meron siyang mga kapatid na pinaglalaban siya. On the other hand. Okay. Sige po. Salamat po, Idol Raffy at mga kapatid. Diyan lamang po kayo. Oras natin, 2:53 ng hapon. Idol. Ikaw ang idol ko. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year. Radyo 5. True FM. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ang mura naman! Dito ka na sa mapapamura ka talaga.
Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tuwing tanghali hanggang hapon, heart to heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, wanted sa radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, sagot kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Mga ka-true, ngayong 2024, mainit pa sa summer ang campus fever. Dahil sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ang next stop ng university hopping ng Radyo 5, True FM. Totoong usapang radyo, The True FM University Tour. Ang tema ng ating university tour ay True Voice, True Voice. Kaya, let your voice be heard na. Communication students ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, bibisitahin kayo ng Radyo 5 True FM sa March 4, Monday, 1 p.m. to 5 p.m. sa Justo Albert Auditorium ng PLM. Ma-inspire sa true radio stories and experiences ng True FM anchors ng Lodi Otits nating si Lourdes Vera at ang inyong nag-iisang chika tita, Laila Chikadora. This is it! Kung pangarap mong maging radio anchor or radio drama talent, makinig at marinig na! Students ng PLM! Kung hindi ka naman taga-PLM, don't worry! Baka ang next leg ng True FM University Tour, university nyo na! So, guys, kita-kits! Totoong usapang radyo, The True FM University Tour sa Radyo 5, True FM! Dito tayo sa totoo! Ang totoong usapang radyo, True FM University Tour ay hatid sa inyo ng Dunkin', pasalubong ng bayan. Maging handa para sa El Nino. Magpatupad ng mga paraan para makatipid ng tubig. Zero water wasted sana. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo, wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo, wanted sa radyo, wanted sa radyo. 302 ng hapon, nagbabalik pong wanted sa radyo. Idol Rafi, si Mr. Raulito Sabino. At humihingi po siya ng tulong na magpa-check up po, maipa-check up po ang kanyang mata para makapag-apply po ng trabaho. Dati po siya kasing delivery driver, Idol Rafi. Yes. At natusok po ng sanga ng ipil-ipil ang kanyang kaliwang mata noong October 2023. Kaya hindi na po ito makakita ng maayos, dahilan kung ba't hindi na po siya makapagtrabaho muli, Idol Rafi. At meron tayong video, panoorin po natin. Sige, sige. Sir Idol Rafi, gusto ko lang po sana makahingi ng tulong sa inyo. Sa kadahilanan po na yung mata ko ay gusto ko po mapa-check up at mapa-salaminan. Kasi naawa na po ako sa asawa ko. Extra lang po siya para lang may pantawid kami. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Idol. Marami pong salamat. Salamat po sa pagpunta, Tay. Magandang hapon po, magandang sir. Hapon. Yung kaliwang mata niyo po namumula, yan po yung natamaan ng sanga. Opo. Pakikwento po sa amin, paano natamaan ang sanga ng kahoy? Ng puno? Nung October 28 po, bali po nagkukuha po ako ng bunga ng sitaw po. Okay. Para gulayin po namin. Opo. Tapos po, nung hinahatak ko yung sanga para maabot ko yung bunga ng sitaw, bigla pong naputol yung ano, kumitik po dito sa mata ko. Oh. Bali po natusok po itong mata ko, may umano na hibla ng sanga. Tapos po, yung kinabukasan pa po na papunta ko sa doktor, gawa ng... Nagpa-check up kayo? Opo. Ano pong sabi ng doktor, Tay? Bali po, ano sir, yung hindi naman daw po ako mabubulag, kaya lang po, nagpabalik-balik po ako doon kasi nagkaroon na daw po ng nana. Yung ito ko. Nakakita ho pa bo? Malabo. Nakakita pa ho ba? Malabo yung kaliwa ko po. Nakakita, sir. Pero medyo malabo. Opo. Na. Opo. Ano pong sabi ng doktor para mabalik sa normal yung sight mo dyan sa left eye?
Bali, pinapabalik po ako nung huling balik, hindi na po ako nakabalik kasi wala na po akong pambayad po. Magkano ba tuwing bisita nyo? 500 po ang check-up lang po. Meron na ho bang nireseta sa inyo mga gamot o ointment o yung patak sa mata? Mayroon po, pinapatak, kaya lang po naubos na. Ano po yung pinapatak sa mata? Nasa resita dito po, bali tatlong klase. Pwede makita. Ang sabi ng doktor, kailangan tuloy-tuloy na bumili kayo noon. Kaya lang hindi nyo po nabibili, kaya siguro mabagal ang paggaling. Opo. Kasi tapos, ayon kita nga tayo, wala nga siya pambili. Opo. Mga lumang ano na po yan, kasi hindi na po ko nakabalik. Orcatic stobrex. Okay, puro eye drops po ito. Opo. Madami po. Actually, tatlong klase po yan. Actually, dalawang beses na siya niresetahan. October 28, October 31, hindi nabibili ni tatay. Kasi walang pera. Opo, sir. Okay. Magkano ba mga ito? 550, 589, 500. Balik, mga 1,000. Kulang-kulang 2,000. Opo. At pag nabili niyong papatak, tay, makita na kayo. Sana po. Kasi gusto ko rin masalaminan po, sir. Gawa ng para... Salamin. Opo. Sige po, tay. Ilan po yung anak nyo? 5 po. So ngayon hindi na kayo nakapagbiyahe? Hindi po, gawa ng dito nga sa mata ko kasi na-irita. Delikado ngayon kasi opo. Malabo na. Opo. Pero sinabi ng doktor makakita ka ulit, maging normal ulit kapag opo. Nabili ito lahat. Pag na, ano po, na-check up ulit. Okay, sige. Meron po tayo na contact na doktor sa mata, optometrist. Clinical optometrist, your eye screeners. Ayan, yes, kung tawagin yung kanyang clinic. YES. Your eye screeners. Oh yes. Ito po ay matatagpuan sa General T Commercial Complex, Barangay Karahutan, Valenzuela. Karuhatan. General T Commercial Complex, Barangay Karuhatan. Barangay Karuhatan, Valenzuela. Ayan oh. Your eye screeners. Ang ganda ng logo niya. Yes. Okay. Doktora Marie Chris Lee, magandang hapon po, Doc. Yes, good afternoon, Sir Sam Rafi. Opo. Kumusta po? Doc, mabuti, salamat po, Doc. Ito po manireseta sa kanya, itong Oftakix, Tobrex at Netac. Pamilyar po kayo sa mga eye drops na ito na inireseta yes, sa kanya? Yes po. Kailan po mga nareseta sa kanya yan? Noong October pa po, ma'am. October 28, kaso hindi niya nabili, walang pera. Tapos October 31, nireseta ulit, hindi niya ulit nabili dahil walang pera. Anong okay. Ibig sabihin po nito pag ito ang nireseta sa isang pasyente, Doc? Yes, like the Tobrex is an antibacterial. Ano nga po pala ang kaso ng pasyente? Natusok po ng sanga ng buong ng ano si ipil-ipil. Ng ipil-ipil yung kaliwang kamay niya. So ngayon po ma'am, hanggang ngayon namumula at may kunting pus o nana. Sorry dun sa mga kumakain at hindi na po siya masyado nakita sa left eye, ma'am. O yun nga po. Dapat po kasi pag nareseta po sa kanya, kinakailangan po mabili po yan at agaran na ipatak po. Kaya, at saka may span of time po na sinabi sa kanya kung hanggang kailan. Kaya mas mainam kasi talaga ang lahat ng gamot, kung anong nireseta at kung anong sinabi ay susundin. Kapag hindi po nasunod po, meron ka kasunod na infection po na na-aggravate po ang sitwasyon ng mata ng pasyente. So in his case po, mas maganda makita natin kung ano po pa kung itutuloy pa ba yung gamot or kung ano pang necessary na kailangan na gawin para sa mata niya. Mm-hmm. Okay. Ito pong left eye niya na yun nga po natusok. Gagaling pa po ito kapag nabili po ito lahat ng gamot at nabigyan po siya ng salamin. Opo. Yun pong ang pagkasabi po sa kanya ng doktor na initially na lagyan ng patakan ng po ng gamot para antibacterial kasi nga po natusok baka may kasi syempre ang sanga ng kahoy ay may mga bakterya po yan para maiwasan ang infeksyon. Pero sa kanya pong kaso ay hindi po yata niya nabili ang gamot. Opo. So maaari po na pag na-check up niyo siya, baka hindi na ubra itong tatlong gamot, baka ibang klaseng gamot na po ireseta niyo, depende yes, po sa sitwasyon yes na. Yes po, yun nga po. So It's best po na makita rin po ang pasyente para kung ano po pwede natin maitulong sa kanya. Ayun. Kailangan natin i-refer pa sa mas specialist na po para masolusyonan ang problema niya. Pero
mas maganda po pumunta po siya sa klinika para makita natin kung ano ang tulong na maibibigay natin sa kanya. Oh, sige po. Sasamahan po namin siya sa inyong tanggapan. Sagot ko po lahat ng gastusin, pati yung mga gamot, kung ano pong gusto niyo i-reseta sa kanya, kami na pong bahala. So darating po kami diyan sa inyo pong tanggapan. So for now, ano pong sa tingin niyo base po sa mga naikwento namin sa inyo, ano pong diagnosis dito? Ba't nagkaganito po mata niya? Yes po, dahil po sa trauma, kung tinatawag na blood trauma po, maaari natusok siya, nagkapasa po o namula dahil po sa impact po ng trauma. Trauma kung tinatawag na parang may blunt force po na ano na hindi naman po natusok or what. Maaari pagka tusok ay napapikit naman po siya kaya hindi masyado apektado. So, mm-hmm. We have to check talaga kung ano ang pwede natin ibigay sa kanya na gamot. Maaari kasi yung gamot na hindi na applicable para sa kanya. Okay. Oh, nakalimutan ko palang banggitin sa inyo, Doc. Ito pa, meron pa kasama sa niseta sa kanya. Itong levofloxacin 500 mg at saka selecosib 200 mg. Ano po ito, Doc? Opo, para sa pain po. Ah. Sa pain po yun, opo. Okay. Kasi po, siguro iniindan niya po na masakit po. Kaya binigyan siya na para sa pain. O may kamahalan din kasi 50 pesos sa ating isa. Opo, sige alam po, naman Doc. Po natin na ang gamot pag may kamahalan. Tapos hindi po, kaya karamihan po sa atin ay hindi po nakakasunod sa payo ng doktor. Kaya buti na lang nandyan po kayo para umagapay para sa kanya. Opo, sige po. Pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Doc, maraming salamat po okay. Sa time at binigyan nyo sa amin. Dr. Amari Chris Lim po. Salamat din po sa pagtawag po. Maraming salamat po, Sen. Thank you po. Si Dr. Amari Chris Lim ay isa pong optometrist. At yung kanyang clinic ay Your Eye Screeners o YES. Ang address ay sa General T Commercial Complex, Barangay Karuhatan, Valenzuela City. So, Tay, sagot ko po yung lahat ng check-up mo, lahat ng gamot mo. Siyempre, dapat bilhin natin. Yan talaga sinasabi ng mga doktor. Pag may nireseta, bilhin. Tapos, pag nabili mo, ubusin. Mayroon kasing mga ibang pasyente. Totoo. Maski ako, guilty ako nung panahon eh. Ah, magaling na ako, hindi ko na inumin yan. Actually, sir. Malakas na ako. Hindi, dapat ubusin mo. Tinansya ng mga doktor yan eh. Opo. Tansya din lang. Pag hindi mo inubos, babalik. That's the possibility. Dapat inuubos nyo kung ano yung reseta ng doktor. Ubusin nyo. Yun. Okay. Okay na to, Tay. Ano pang maiturong namin sa'yo, Tay? Salamin. Unang-una yung sa consultation, sagot ko. Gamot, sagot ko. Salamin, sagot ko. Meron pa kayo maiturong. Salamat po, sir. Yun lang? Maraming salamat po. Oh, so hindi ka nakapagtrabaho ng ilang araw? Mga ano po, simula nung October 28, pa extra na lang po pagka nairita yung mata ko, hindi na po ako nagtutuloy ng trabaho. Ano extra po trabaho ang ginagawa nyo? Sa ano po, construction. Naku, hindi na bagay. Kaya hindi na po ako nag-ano. Siyempre dapat pag construction, dapat buo yung dalawang mata nyo. May mahulog dyan na kung mga bagay-bagay dyan sa building. Opo, sir. Kaya po hindi ako nagtuloy sa ano yung itong huling in-applyan ko kasi mag-i-interview pa lang sa akin yung safety. Hindi na po ako nagtuloy kasi nairita na yung mata ko, nagluluha na. Anong trabaho ni Mrs.? Nag-i-extra lang po sa labada, minsan sa kantin. Labada sa kantin, extra. Opo. Eh mga anak po, ilan taon mga anak nyo? May 14, at saka 12, saka 10. Excuse me, nag-aaral 7. Po lahat. Yung apat po nag-aaral. Yung bunso po hindi pa po. Grade 4 pa lang po. Sumasapat ho ba yung pa extra sa construction tapos si Mrs. pa extra sa labada, sa kantin? Wala nga po. Sir, magkano pong kinikita nyo pag pinagsama kayong mag-asawa sa isang araw yung bang average? Bali, ano naman po. Kasi si Mrs. 500 yung ano niya eh. A day. Tapos sa akin. Below minimum. Sa akin naman po. 700 pag ano po, pag naka-extra ako sa pagda-drive. Pag sinabi kasi extra, pag meron, kuminsan wala. Opo. Depende yon. Opo. So, limang anak nyo po, mukhang hindi ata kakasya yon pag ano. Lang po, ano na lang po, estimate na lang po pag ano, pag wala na eh. Okay, tapos meron pa ata kayong upa. Wala naman po, nag-ano lang po ako, may bahay po ako, kaso rights lang po. Okay, sige po. So ano po may tulong ko bukod po dun sa mata? Yun lang po. In the meantime. So tuloy-tuloy pa rin pag-extra nyo? Wala na po sa ngayon sir. Kasi kahapon, ay nung nakaraan araw, gusto ko sanang pumasok sa sumama dun sa kapitbahay ko. Ano po meron dun sa kapitbahay? Sa
construction din. Kaso hindi man ako nakatuloy, gawa nga ng mata ko maghapon sumakit hanggang kagabi. Alam nyo, eto mga kapatid, hangaw kay tatay no, sa kabila ng kanyang kapansanan. May kapansanan siya dahil sa kanyang mata. Pinipilit rin niyang pa rin niyang kumayod. Diba? Kahit na masakit, hapdi, lahat na. Nagkakaroon ng nana yung kanyang mata. Hindi niya mambili yung gamot. Tuloy-tuloy pa rin pagtatrabaho niya. Kung sa iba ito, magi-give up na. Si tatay lumalaban pa rin. At sa kanyang paglaban, lalong lumalala yung kanyang mata dahil hindi niya nabibili ng gamot, hindi niya naasikaso. Pero at least na ipapataguyod pa rin yung kanyang pamilya sa pamagitan ng isang marangal na trabaho. Oh. Unlike yung iba dyan, gi-give up na, mangrarakit na lang, gagawa ng mga kalokohan, mga scam. At dahil dyan tayo, tutulungan kita. Ano pong pwede kong maitulong na sideline mo pangkabuhayan? Yung alam mo yung gawin. Kaya mong pandindigan at ni Mrs. Sideline to. On top of yung paglalabada ni Mrs., meron kayong konting negosyo. Huwag lang sari-sari store. Hindi po, sir. Kasi sari-sari store, dami na kami nabigyan. Siguro daan-daan na nabigyan namin sari-sari store through the years. Naubos. Totoo po yan. Wala pang isang buwan yung iba. Linggo pa nga lang eh. Utang kasi sir ng kapitbahay. Utang mga kapitbahay. Left and right. Sa umpisa, bayad. Pagtalikod natin, inuutang na. Tapos siyempre sila yung binigyan sa sari-sari store, pinanguulam. One month, 2 months, salamat. Alam. Pero yung iba meron ha. Opa, successful. Ang average, ano yung batting average ng success, siguro mga ano lang, 25% to 30%. The rest, bumabagsak. Mm-hmm. Pero pag yung mga cart, yung mga fishbowl, nako, 85% mm-hmm. yun ang success rate. Ano pong sitingin nyo tayo? Kahit mag-fishbowl na lang po ako, sir. Yun ang hinihintay kong sabihin mo, yun ang gusto ko. Kasi fishbowl pwede tayo. Bago akong naging driver, sir, nagpipishbowl po talaga ako. Ayun naman pala, Jesus. Okay, tayo. Meron ka ng fishbowl cart. Papagawan ka namin. Maganda po, hindi lang fishbowl. Meron pa yung samalamig. Kompleto yun. Salamat po, sir. Diba? Yung tinutulak. Tapos, pwesto ka ng maganda niya sa isang school. Magpaalam ka lang. Opo. Kunan ka namin ng permit para hindi ka huli-huli ng MMDA. Kung ano pa man, ng syudad. Meron ka ng negosyo. Okay, tayo? Salamat po, congratulations, sir. Congratulations, tayo. Thank Pero you syempre, po. Dapat pagamot muna natin mata mo. Punta muna tayo doon kay Doktora Maricris Dim. Okay? Sir, okay lang po ba na? Kasi yung asawa ko po, ano mahina po? Na rin po yung mata. Ay, sabay na natin. Opo. Mahina na rin. Opo, kasi pag nag-ano sila sa purpose, hindi siya makasulat ng mga dapat isulat kasi yung mata niya malabo. Anong nangyari po sa mata niya? Matanong ko lang. Ano lang po siya, siguro, pag tanda na po, pag may edad na. Ilang taon po si Mrs.? 43. Bata pa, pero siyempre siguro sa kalagayan niya talaga, kailangan na mong salamin. Sige, dalawa kayo ipapacheck namin kay Dr. Alim. Salamat. Kung ano yung gamot, seto sa inyong dalawa at kung anong kailangan na salamin, sagot ko po lahat. Maraming Plus, salamat. Plus, meron ka pang bonus, fishball. Thank you po, sir. Pero dapat tuloy-tuloy pa si ma'am na maglabada para Opo. Dagdag income. Thank you po, sir. Wala mong sama sa paglalabada. It's ang marangal na trabaho din po yan. Opo. Okay? Thank you po, sir. Sige, salamat po, sir. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po tayo. Salamat okay. po. Okay. Kumain na po kayo, Tay. Kumain na po. Lahat po yan, sir. Pinapakain po natin. Okay, dapat lang. Dapat lang. Opo. Maraming salamat. Opo, Tay. Ayan, sir. Okay. Salamat po. At magandang hapon po, mga kapatid at mga kuya. Okay. At newsbreak muna po tayo. 3:18 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold and Ventura. Ventura Spa Center sa mga nais po mga kapatid bumisita po lalo na po ngayon magwi-weekend na po. I-treat po natin ang ating mga sarili o ang ating pamilya sa Ventura Spa Center, yung kanilang branch sa Pasay, sa Timog and sa Banawe. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan?
Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Isang bagay na nagpapasaya sa iyo ay gagawin mo nang madalas, kahit hindi ka bayaran. At ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, imposibleng hindi ka humusay dyan. Ang radio drama ng buhay, ayon kay Lord De Vera. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sa Radyo 5, True FM. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Fayon, DJ Chacha,
sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha, sa Radyo 5. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV 5. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3. Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3. Radyo 5. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:26 ng hapon, Idol Rafi. At isang barangay ang makakausap niyo po ngayon, Idol Rafi. Sa pangunguna po ni Mr. Antonio Villarosa and Sandy Saloria. At ito pong tawag po na ito, Idol Rafi, yung makakausap po natin ay galing pa po ng Negros Occidental. Okay. Kung saan nire-reklamo po nila yung mabahong amoy na galing daw po, pasintabi lamang po sa mga nagme-merienda ngayon, yung mabahong amoy daw po na galing daw po sa isang poultry farm sa Barangay Kansilayan, Murcia, Negros Occidental. Okay. At Idol Rafi, dahil dito nagkakasakit na po ang ibang resident ng barangay. And live po, Idol Rafi, sa Barangay Kansilayan, Murcia, Negros Occidental, nasa linya na po natin ang mga, ayan po. Isang barangay nga. Isang barangay, Idol Rafi. Yes po. Hanggang spillover, hanggang doon sa may kalye. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sa Negros Occidental. Magandang hapon po, Senator. Opo, ayun. Alright, ang inyong pong reklamo ay yung pong mabahong poultry at nagkakasakit na po ang ilan sa inyo dyan. Gano'ng katagal po itong problema? Sir Tony. Since November pa po. November. Oo. Okay, gaano kalala yung problema po, sir? Sobrang lala, sir, kasi hindi mo ma-describe yung klaseng baho ng ano, hayop ba? Kasi halo-halo na. Yung dumi ng manok, yung patay na hayop, saka yung mabahong itlog. Bakit parang po patay na hayop? Ibig sabihin yung mga manok po nang kamatay na doon sa loob ng poultry? Hindi po sir, kasi yung gumawa sila ng facility na yung dumi ng hayop, ginawa nilang into compost. Yan ang makikita natin sa video ngayon. Okay. Yan ang facility na gumagawa ng fertilizer. Okay. Lahat ng dumi ng manok nila dinadala doon at saka yung sinasama nila kung sakaling may mapatay na manok sa poultry nila. Okay. Oo. Okay. Now, pero yung mga langaw, tulad ng mga dating reklamo sa amin, yan po ba ay napupunta sa mga bahay-bahay ninyo? So far sir, sa ngayon, honestly, wala, hindi naman masyado yung problema yung langaw. Yung amoy lang po talaga? Yung amoy lang talaga kasi ang inaano namin ngayon, nagpagawa sila niya ng facility. Nabukod sa poultry farm nila, nagpagawa sila ng facility na yung dumi nila, ginagawa nilang compost. Okay. Yung facility po na yan, anong tawag po dyan? Ang tawag nila dito, mechanical dryer. Mechanical dryer. Yan po ba ay dumaan sa proseso at nakunan po ng permit sa munisipyo, sa Menro at Penro?
Nang, sa pagkakalam niyo po? Ang pagkakalam ko, sir, lahat kung tanongin dito sa barangay, lahat daw nakapasa. Subalit, nung makita mo dyan sa report na ginawa ng bayan namin during ocular inspection, marami silang recommendation. Isa na doon yung pag-process ng ECC. At saka ECC, yung pag-produce nila ng pollution control officer na wala sila sa ngayon. Ah, pag sinabi ECC, edi dapat pati DNR pwede makialam dito. Yes, sir. Sige po, sandali po ako. Kausapin natin si Lailani Pitalyar, Sanitary Inspector, Murcia, Negros Occidental. Ma'am Lailani, magandang hapon po, madam. Magandang hapon po, Sir Dolfo. Okay, ang pinag-usapan natin dito ngayon namin din ay yung Taala Farm. Alam niyo na po ito at meron po ata kayo mga ginawang recommendation after yes, you did po, an infection. Sir, joint infection team, oo. Sino pong kasama sa joint infection team po niyo, ma'am? Yung aming menro, sir, si Sir Dennis Garzon. Opo. Ano po naging recommendation ng menro at ng inyo pong tanggapan? Ito po, sir, yung sa amin sa health, meron, sir, at saka sa environment. And then ang barangay, meron ding recommendation. Ano po yung mga violation na nakita nyo, ma'am, kung meron man? Before kami, sir, na ang findings naman dito, sir, ang complaints ng mga tao doon, yung odor daw sa kanila na affected sila daw sa odor. Okay. So ibig sabihin po, ma'am, valid po yung mga sumbong ng mga residente tungkol dun sa odor dahilan para kayo po mag-issue ng recommendation to correct the problem. Is that right? During the inspection, sir, told po, bali, ma'am, hindi kami naka-experience ng odor that time during sang inspection. But pinuntahan namin yung affected na residents sa dalawang purok, purok kapihan at purok baldan, sir. Pinuntahan namin doon, hindi rin kami odor that okay. During that time. During that time. Pero ano po yung binigyan yung recommendation doon po sa facility? Yung pinuntahan namin yung facility na ginagawa ng compost. Fertilizer na apo. Composting facility ng mga Taala Farms. Nakita namin doon na gumagawa sila na nagpo-produce sila ng parang organic fertilizer. Apo. Mabaho ba nung pumunta kayo doon? May naamoy kayo? Doon mismo sa facility, sir, syempre nandun ang sikindang. So therefore, talaga, ma'am, anong recommendation po ang ibinigay nyo doon sa facility na dapat nilang gawin? Marami kami during that time, sir, nagbigay na kami ng aming recommendation sa owner. At the same time, nagawa na kami ng aming documents na ipo-forward sa kanila. Apo, ano po yung mga recommendation, ma'am? Pwede malaman, madam? Pwede basahin ko na lang, Sir Tolfo? Apo, kung pwede po, brief na lang sana. Apo, ma'am. Dapat the Taala Farm should provide proper sa ilang personnel sa health ng sector, sir. All workers na assigned na nag-work should provide a PPE and within the pollution control facility. Apo. Then a bathroom shall be installed to the personnel. Okay. Oo. Then the Taala Farms area where fresh manure are dumped shall closely be covered and an exhaust shall be installed on the roofing to further mitigate any foul odors. Okay. Na ma-emit. Then first aid kit and equipment shall be provided in case of emergency in the area. Mm-hmm. Okay. Then for the employees, regular check-up, especially those assigned in the machine. Mm-hmm. Then social responsibility in the adjacent community by undertaking medical missions and the like. Mm, okay. Nasunod naman kaya po yung mga recommendation po, ma'am. As to the environment, sir, they should plant trees, perimeter trees or Indian trees in the perimeter fence. Should magtanim sila doon, sir. Aba, pero ang tanong ko, ma'am, di ba, may nagbigay ka ng mga recommendations. When was that, nung nag-issue pa kayo ng recommendations doon sa facility?
nagkanda kami ng inspection, sir, ng January 29. Okay. January 25, sir. Okay. So January 25, nag-issue ka ng recommendation after na magkanda ka ng inspection. Kaya hanggang ngayon po ba na... Happy finance to the barangay, sir. Opo. Pero ma'am, nasunod ba, nagawa na nila yung inyong nirekomenda? Sa ngayon, sir, ng yung iba na, nirecommend namin... nagawa, yung iba hindi? Nagawa, yung iba hindi sige. Sandali po. Ma'am Lailana, excuse me lang po ah. Jumar yes, Tabita, sir. Head Provincial Environmental Management Unit, Negros Occidental. Magandang hapon po, Jumar. Yes, sir. Lieutenant Sir Rizal po. Apo. I'm Jumar Tabita, sir, from the PMO Negros Occidental. Thank you for taking our calls, sir. Sir, yung pong municipal, yung sanitary, nag-issue na po ng mga recommendation, pero kayo po ata wala pa or... ganon din po, meron din ng kayo initial na recommendation kasi po may mga reklamo na po buong barangay diyan po sa Negros, sa barangay, particular na po itong barangay Kansilayan Morsia, barangay Kansilayan Morsia, municipality Morsia. Opo, kayo po sir, nakapag-inspect na ba, sir? So far, sir, hindi pa kami nakapag-inspect. So by Monday, sir, we will conduct inspection, sir. Ay, salamat. Opo, opo. Wala pa, sir. Wala pa. Opo, kasi ito po, buong barangay na po mismo nagreklamo na matagal na rin pong yung since October pa yung sobrang baho at ilan daw po sa kanila nagkakasakit na po, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will sir, we'll conduct investigation as soon as possible, sir. Okay. Pagdating po doon sa ECC at pollution, dahil sa pollution at kailangan ECC permit. Yan po ay issue ata ng DNR, tama po? Sir, sa system sa odor and proliferation of flies, these are considered nuisance. So under the sanitation code of the Philippines, sir, the LGU has jurisdiction over this issue, sir. Pero kayo po dyan sa Office of the Governor, meron po kayong magagawa? Kung totoo, well, during sa investigation, kung may mga makita kaming mga violations, sir, we will recommend. Also, we will have our recommendation. Opo. So, Sir Jumar, so sa Monday po, tulang sinabi nyo kanina, kayo po ay mag-inspect po doon, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then we will submit the report to the regional officer. Ay, salamat, salamat. After the investigation, sir. So, as of now, sir, we cannot comment sa operation ng Talapar. Tama yes, lang sir. Po, until na ma-inspect nyo po, makita yes, nyo sir, po yes, yung sir. Situation. Yes, sandila po, sir, ha? Ito, mapalate yes, mga kausapin, si Governor Eugenio Jose Lacson, Province of Negros Occidental. Governor Lacson, sir, magandang hapon po, Gov. Good afternoon, Senator. Opo. Gov, isang buong barangay po sa Kansilayan, Morsia. Opo, yeah. Nagreklamo po dahil daw doon sa yung Taala Farm na mayroon pa pong facility ng compost at nagkakasakit na po ang marami sa kanila. Ang ilan sa kanila po, Gov? Actually, I was informed only this afternoon about this situation and I understand the mayor is not there right now. Opo. But I've already instructed my provincial veterinarian to visit the place. No, we know the owner. We would like to think that they are also very responsible. I mean, they are very prominent family here that Apo. Have provided egg supplies and even their pork. No. Mm-hmm. I've asked them to see the place and even coordinate with our district vet and to look at the place. No, but I understand also the reason also why there is pumapalakpak po habang salita po kayo, Gob, pumapalakpak po yung mga residente sa barangay Kansilayan. Gustong-gusto nila marinig yung boses nyo ata, Gob. Okay, go ahead po, Gob. Yes. Just listening to your conversation, obviously they're also making
taking advantage of the chicken waste, no, by converting it to fertilizer, and that is something that we really are pushing for, organic fertilizer. Apo. We'd like to as much as possible do away with synthetic fertilizer. But maybe as a remedial, if I'm not mistaken, there are certain enzymes that can control the smell, no? Okay. So, in fairness, wala po silang reklamo sa langaw. Ang reklamo po nila yung foul odor da po, Gob. Yes. Yung sobrang baho. Speaking of langaw, we already had a program, I think, a year or 2 years ago with regards to calling the langaws. No? Mm-hmm, mm-hmm. But the smell, yes, that is an issue. But I don't think that is intentional. But okay. Just the same, we will be coordinating with the local agriculture office. Okay. Meaning to say both the province and the LGU will be working hand in hand to try to mitigate the situation that our constituents are facing. Yung pong sanitary inspector po ng Negros, ng Murcia, Negros Occidental, yung pong sa municipal, nakapunta na po doon sa pasilidad at meron na po siya na recommendation. At ito pong si Mr. Jumar Tabita ng Penro Niño ay mag-inspect na po sa Monday at ako po'y natutuwa at maging po yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon dahil kayo rin po ang inyo pong veterinary ay gagawa rin ng action at gagawa ng inspeksyon. Napakalaking bagay po yan, Gob. Salamat po kung ganon. Yes, we will do that. We will do that. Opo. So babalikan po namin kayo, Gob, next week para kumuha po ng update sa resulta po ng ginawa ng inspeksyon. By Thursday po, kami po itatawag umili sa inyo, Gob. Sir. Yes, and it's also good to note that the municipal sanitary office already made some recommendation. No? So maybe they just have to revisit that and what was implemented and what was not yet implemented. Okay, sige po. Ngayon pa lamang, Gob, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Governor Eugenio Jose Lacson, Province of Negros Occidental. Magandang hapon po, Gob. Thank you for taking our call. Kumusta daw sa mga taga-Tagsilayan? Ariglohan tanin yung problema ninyo. Ayun. Ayun, mga Tagsilayan, ariglohan daw yung problema ninyo. Mga Tagsilayan. Salamat, Gob. Salamat, Gob. Ayun. Sige. Thank you, Gob. Thank you, Gob. Okay. Thank you. Mr. Tabita, salamat po, Mr. Tabita. So yes, sa Monday, pupunta po kayo. So tatawagan namin kayo ulit sa Thursday. Hopefully, meron po tayong result. Thank you po, Mr. Tabita. Thank you for Opo. Calling, sir. Opo. Ma'am Lailani Pitayar, yes, sir. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin at kayo po tuloy-tuloy magkipagtulungan. Sir Rafi, magkakandak din kami ng ongoing ng inspection sa next week. Next week din po, okay. So sana po sabay na po sa gagawin po ng Penro at saka ng office ni Governor Lacson. Yes, sir. Ayun, ma'am, by Monday. Pumapalakpak po yung mga residente nung magsalita kayo. So asahan po nila yon na gagawin niyo po talaga. Ano po? Salamat po, Ma'am Lailani. Thank you, sir, Senator. Magandang hapon po, Ma'am Lailani. Thank you rin po. Thank you po. Good afternoon. Sir Antonio. Ayan. Yes, Senator. By Monday, next week, sabay-sabay po yan, yung municipal, yung Penro, tanggapan ni Gob, at nakita niyo naman, narin niyo sinabi ni Gob, susolve niya yung problema ninyo. Ayun, galing mismo kay Governor niyo yan. Sige po, magmumonitor po kami next week para masiguro na talagang yung mga pangako narinig natin ngayon ay talagang hindi mapapako. Okay? Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Mr. Senator. Thank you. Ayun. Ayan po. At maraming salamat sa lahat ng mga residente ng barangay Kasilayan, Murcia, Negros Occidental sa kanilang tiwala sa amin. Kami po sumasaludo sa inyong lahat dyan. Okay? Magandang hapon. Thank you. Okay. And news break muna po tayo, Idol Rafi. At magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Sir, gusto niyo? Idol. Ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Maging handa para sa El Nino. Kumuha ng insurance para sa inyong mga tanim sa agriculture official sa inyong lugar. Maging handa sa panahon ng tagtuyot ang
El Niño Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga ka-true! Ngayong 2024, mainit pa sa summer ang campus fever. Dahil sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ang next stop ng university hopping ng Radyo 5, True FM. Totoong usapang radyo, the True FM University Tour. Ang tema ng ating university tour ay True Voice. True Voice. Kaya, let your voice be heard na. Communication students ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, bibisitahin kayo ng Radyo 5 True FM sa March 4, Monday, 1 p.m. to 5 p.m. sa Justo Albert Auditorium ng PLM. Ma-inspire sa true radio stories and experiences ng True FM anchors ng Lodi Otits nating si Lourdes De Vera at ang inyong nag-iisang chika tita, Laila Chikadora. This is it! Kung pangarap mong maging radio anchor or radio drama talent, makinig at marinig na, students ng PLM. Kung hindi ka naman taga PLM, don't worry! Baka ang next leg ng True FM University Tour, university nyo na. So, guys, kita-kits! Totoong usapang radyo, the True FM University Tour. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang totoong usapang radyo, True FM University Tour, ay hatid sa inyo ng Dunkin', pasalubong ng bayan. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo, at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Lourdes De Vera para sa Radyo 5 True FM. Sa una't huli, radyo pa rin kami. Radyo nung bata pa ako. Radyo na humihili. Radyo na kumakanta. Radyo na kasama nating umuukit ng alaala. Radyo na naghahatid ng kasaysayan. Radyo na gumagawa ng kasaysayan. Radyo na makasaysayan. Radyo na humuhubog ng isang nasyon. Radyo na huling teatro ng imahinasyon. Kaya sa una't huli, radyo pa rin kami. Happy World Radio Day! Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kung ang damit mo ay nagkasunog, mag-stop, drop, at roll. Huwag nang gumalaw dahil lalong lalaki ang apoy kapag ikaw ay tumakbo. Siguruhin bumaba sa lupa o sahig. Takpan ang mukha at gumulong sa sahig hanggang mapuksa ang apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Tuwing tanghali hanggang hapon, Heart to Heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, may Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cossing, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Buhay Alicia is mabang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yung buhay tunay na
Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:49 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. Idol, good news muna po tayo. Siyempre, gusto kong good news. Yes po. May mga magpapasalamat po sa iyo ngayong hapon. Inere po noong February 23 at may YouTube title po, Problema ng 900 Students. Na-solve agad ni Idol at meron tayong flashback video sa mga hindi po nakapanood. Panoorin niyo po. Kami po sir, lumapit po rito. Matulungan po kami na makuha po yung card po ng mga anak namin kasi magtatapos na po yung entrance exam. Mm-hmm. Na hindi po makakapag-entrance exam yung mga anak namin hanggat wala pong grade 11 card. Nakakaawa naman po ito mga estudyante. February po, kailangan na po inilipatan nilang kolehiyo. Pwede ba natin mas mapabilis pa hanggang February para mahabol po yung enrollment itong mga estudyante? I'll get the numbers po of the parents. And ako po ang makipag-usap na lang po sa kanila yung sa mga register po ng schools. Sa nakikita ko lang po, 99.9% solved na po kung ganun mangyari. Yes po. Kami po sir, okay. Lumapit po. Dahil po dyan, Idol Raffy, kanina po ay kasama po ng ating reporter na si Jam Cordero. Tumungo po sila kanina sa tanggapan po nila Attorney Tara Rama ng DepEd. At meron pong good news si Jam sa atin. Alam mo, itong si Attorney Rama, pinasalamatan ko nito sa Senate hearing. Opo. A couple of days ago, sabi ko talagang napakagaling ni Attorney Tara Rama ng DepEd at mabilis umaksyon at yung kanyang pangako, hindi na pako. Sige, nasaan si Jam? 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 Yes po, Idol. Magandang araw po. Okay. Ayan ang certificate. Hawak na. Bakit ayan. Ilan lang? Nasaan yung iba? Idol, yung ilan po kasi nakuha na. Ah, nakuha na. Nakauwi na po. Nakauwi na. Yes, okay, po, so Jam, tell us the good news. Idol Raffy, nako, magandang balita po ang hatid po ng mga magulang at estudyante ngayon dahil ngayong araw, sinamahan po natin sila sa kanilang mga eskwelahan sa St. Judel Institute of Technology at sa St. Joseph Academy of Valenzuela para makuha po yung kanilang report card ng mga anak nila. Kaya ngayon po, ayan, hawak na po ng mga ilang mga magulang po natin. Hi, Sir Raffy. Magandang hapon po. Yes, ma'am. So, nakuha na po yung mga certificate at makapag-enroll na po ang mga anak nyo, ma'am. Yes po. Sobrang papasalamat po kami sa inyo, sir, dahil nakuha na po namin yung report card ng mga anak namin. At ito na po, sa wakas makapag-enroll na po kami sa mga university na gusto ng mga anak namin. And thankful po talaga ako sa buong namumuno ng RTIA tsaka po ang si Miss Jam po, hindi po kami pinabayaan. Also po, lalong-lalo ka na po na nandun nakaalan, tabay sa amin. Even na pagpunta po namin sa DepEd office at saka sa mga schools po, nandyan po kayo. Then ito na hawak na namin yung mga report card ng mga anak namin. Thank you po, sobra. Masaya-masaya po kami sa nangyari sa resulta namin. At ako naman po, kami naman po, lahat dito sa RTIA, taos puso, nagpapasalamat po sa inyong tiwala sa amin. Thank you so very much po. Sa ulitin, nandito lang po kami palagi para sa inyo. Salamat po, ma'am. Congrats. Thank you, po. Right. And salamat, Jam. At syempre, papasalamat yes, muli ako kay Attorney. Walang sawang pasasalamat kay Attorney Tara Rama. Attorney Rama, nandiyan pala, Attorney Rama. Hello po. Attorney Rama, maraming salamat po. At on behalf of the parents and students na lumapit sa amin, ako po ay nagpapasalamat at maging RTIA dahil po kayo po ay nangako at yung inyo pong pangako hindi po napako at ang bilis nyo po maksyon, Attorney Madam. Thank you very much po din Senator Tulfo and also po doon sa ating mga parents, no, nakausap na po natin yan kaninang morning po Senator at na-update po natin sila at na-assist po natin sila. Maraming salamat din po from the Department of Education po. Thank you po Attorney, at thank you po mga parents and students. Thank you. Okay. May segue ko lang ng konti. A couple of days ago, nagkaroon ng hearing sa Senate, yung sa basic education. At masaya naman ako dahil meron yung matagal ng problema between COA and DepEd na at least para sa akin, na-solve dahil sumang-ayon na yung DepEd na isasubmit nila yung attachment ng PEAC, yung Private Education Assistance Committee. Kasi, di ba, may mga estudyante yes po. Na nakatanggap ng subsidy mula sa gobyerno, mm-hmm. yung nga sa tuition, para ma-decongest, para sa hindi pa nakakalam tungkol dito. The purpose of which, para yung public schools po,
madi-congest kasi nagsisiksika na sila. Imbis na mag-build ng mga class, additional classroom na mas mapapamahal, mas mapapamura kung itatransfer sila sa mga private schools at yan po ay sponsor ng gobyerno. Yan po yung tinatawag na government assistance to students and teachers private education. Wala tayong problema doon. Kaso nagkakoproblema, eh, may tinatawag ng mga ghost students kung tawagin ng COWAC. In fact, inamin din ng DepEd na merong more than 12,000 na mga bogus students. I could I don't know if I'm right calling it bogus or ghost, sapagkat those 12,000 something students, they're not supposed to receive from the school kasi school nagbibili na subsidies, at naka-receive sila. Kaya nung nakita ng DepEd, sinisingil ng DepEd magkaroon ng refund. At sabi ng DepEd, clerical, sabi ko, I don't think clerical yan. That's something sinadya na talaga. At ang ginagawa naman DepEd ngayon, patuloy silang humingi ng refund doon sa mga eskwelahan. At isa dito talamak na gumagawa na involved dito sa sinasabing issue na patuloy inibisigan ng DepEd ay itong St. Michael Archangel Technological Institute. In fact, sa susunod na hearing, sabi ko ipatawag to para humarap sa committee ni Senator Win Gatchalian. At yung sabi ko kanina, mabalik lang tayo doon, natutuwa naman ako dahil for the longest time since 2017, ang gustong mangyari kasi ng COA na itong PEAC, yung Private Education Assistance Committee, na siyang nagdi-distribute ng subsidy dinadaan sa government assistance students, teachers, and private education, yung tinatawag na grants. Hindi na audit. Kasi ang sinasabi naman kasi ng PEAC, kami private. Sabi ng COA, hindi, kayo government because you're using government funds. Dapat kayo ma-audit namin. Since 2017, hindi nagkakasundo sila. Pero nung hearing, pagkakaintindi ko, napagkasundo ko sila at pumayag. Pumayag ang DepEd. Kaya mabuhay ka dyan sa DepEd. Pumayag ang DepEd na sa mga susunod na araw, sa mga susunod na submission ng DepEd, kasi ang ginagawa ng DepEd, nilagay niya attachment, yung financial statement ng PEAC, sinasabi sa COA yan for auditing. Hindi nangyari yan for so many years. Pero dahil sa request natin, mangyari na. So yung PEAC, financial statement ng PEAC, sa attachment nila sa DepEd, isasabi din sa COA. Okay. So dun sa hearing na yon, marami tayong napagawa ng paraan para maayos yung sistema na for me siguro miscommunication between COA and DepEd na na-sort out natin. Mm-hmm. At ang gusto ko lang talaga na sana itong government assistance mapunta talaga para sa mga mahirap, sa mga narapat. Although I know, yan naman ang ginagawa ng DepEd, yan ang ginagawa ng PEAC, yan ang ginagawa ng GASPE. Kaya lang siguro kailangan constant monitoring to ensure na hindi nasasayang yung pera na pupunta sa mga mahirap. Kasi ang perang pinag-usapan dito, bilyones. Kaya kayo dyan sa mga eskwelahan na nagbibil ng peking mga estudyante, I'll be watching you. Totoo yan, alam sa kantang, I'll be watching you. Manda kayo. Di ba? Hindi kayo pwede makalusot. Kaya kayo sa St. Michael Archangel Technological Institute, sa susunod na hearing, sisipot kayo at handain nyo na, kasi handa na ako sa mantika na magigisa sa inyo. Siyempre, pera ng gobyerno yun. Yes, pera ng taong bayan, bilyones yun. Tapos, bibil-bil kayo ng mga wala naman palang dapat kayong isingil, naniningil kayo. Diba? Okay. So again, salamat sa DepEd. Salamat kay Attorney Tara Rama, Director 3, Government Assistance and Subsidies Office ng DepEd. And of course, maraming salamat po, Commission on Audit, COA. Kayo po ang guardian, tagabantay ng pondo ng gobyerno. Pera ng taong bayan, sila po ang tagabantay. Kaya kayo dyan sa COA, sumasaludo po ako sa inyo. Mga taga-COA, keep up the good work, keep doing your job. Kailangan po kayo ng bayan natin. COA, mabuhay kayo. Commission on Audit. Okay. Maraming salamat po, Enja. Maraming salamat. Magandang hapon and kay Attorney Tara Rama ng DepEd. Salamat po. At sa Lunes po muli, ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman po si Rafi Tulfo. Maraming salamat sa ating mga OFW at sa ating mga magagawang Pinoy. Saludo po ako sa inyo. I'm not afraid to
sa Bar Dagulan serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre ang program po ito ay atid sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Di umatras at di umayos sa bawat laban. Dahil ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Sangaria, Sinomarium at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Robust 70 SRP per tablet lamang. At syempre may Robust Extreme Time, mahababang romantic date kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Parehas pong available sa Mercury Drugstores nationwide. Atid sa atin ng ATC Healthcare International Corporation. At your trusted life. Alay. At syempre, skip long lines, pay bills online. I make sure na on time ako sa pagbayad ng bills. Kaya ginagamit ko ang Fortune Pay para online ang transaction at mabilis. Nakakatipid pa ako dahil may discount coupons dito sa Fortune Pay. Available sa Google Play Store at Apple App Store. Ayun, maraming salamat po. Alam niyo mga kapatid, meron na naman po tayo makakasama dito. Oo, magiging regular. Napakaganda ng umaga ko kasi nakakita ko ng pogi. Papapapodcast na tayo eh. Nakakita ko ng pogi, mga kapatid. Kaya kung gusto niyo na medyo ma-refresh ang inyong mga mata, eto na, papakilala natin. Sir Alvin Shuteng! Hi, Sir Alvin! Hi, hello! Good morning, mga beautiful ladies. Nakita mo nga naman. Ba't parati bawat dalo ko rito, parati yung mga blooming? Ano ba sikreto? Sabi ko sa inyo eh. Ano sikreto mo, bibe? Ha? Ano mga sikreto bibe. Nyo? Bumili lang ng maraming bibe. Bibe? Ay! Hindi alam ni Boss Alvin yun. Alam mo ba yun, Boss Alvin? Ano ba yun? Ano, bakit nga bibe? Ba trending yun? Ewan ko, parang unang nag-trend yun. I think sa ibang bansa, sa Taiwan, tapos inadapt lang natin dito. Tapos marami na nagbebenta yung clip na may bibe, Boss Alvin. Hindi ko pa nakikita yun eh. Bago lang ba yun? Makikita ba yun sa Selboy soon? makikita mo yun bukas. Bibe. Binilan ko kasi siya. Parang naglalakad ako dyan sa kahabaan ng Tomas Morato. Sa saka nakakarating. Tapos, naginom na naman sabi ko, bili ako. Tapos sabi ko, bilang ko siya para partner kami. Kaya lang, nakalimutan ko yung bibe. Saan mo kasi iniwan? So anyway. Diba? Hay, ikaw naman. Kasama si... Uy, wag na. Kaya tuwan-tuwa siya. Tapos meron pa yung clip na windmill. Ano ba? Oo nga, meron. Alam mo ba yung kay Jolina, Boss Alvin, yung clip na butterfly? Hindi ko pa nakikita. Hindi yung dati. Sa-search ko nga mamaya yan after natin. Hindi yung clip na butterfly dati pa yun. Parang 90s pero pa. Pero yung bibe, clip din yun. Oo, clip din yun. Nauuso okay. Na yun ngayon. Mm-hmm. Ayun. Pero ano lang, pang catch up lang sa mga Gen Z. Okay. Kasi tayo, Boss Alvin, mga millennial tayo eh. Oo nga eh. Hindi bibe yun sa atin eh, bebe. Oo. Oh, may tapo ka naman. Kasi nandito si Boss Alvin, mga kapatid. Mm-hmm. Para makachikahan natin about changing mindset, about changing our mindset from negative to positive. So, ang pag-uusapan natin is all about positivity. Yes! Mm-hmm. Kailangan natin ito sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung mga mindset na negative. Yung parang napapangunahan sila palagi ng takot, Boss Alvin. Yes. Diba? Parang, kumbaga, hindi pa nga nangyayari. Though, wala namang masama doon. Mm-hmm. Diba, Sir Alvin? Yes, tama naman. Parang, kumbaga, caution lang na baka pag ginawa ko to, ganito ang mangyari. Mm-hmm. Pero paano mo i-convince yung sarili mo na it's better na i-try kesa magkaroon ng regrets? Mm-hmm. Anong say mo doon, Boss Alvin? Actually, normal naman parate na makaisip tayo ng mga negative, lalo na or mapanghinaan tayo ng loob kung may mga decision-making tayo na hinaharap. Pero para malipat natin yan kagad to, yun nga, yung sinasabi mo, ano bang kailangan natin parating mindset? Ako kasi, ever since, parang lumaki ako sa era nila Michael Jordan eh. So, sa basket, Michael Jordan, alam naman natin. Yung alam kasi namin Michael Jordan, yung sino yung sa Wakanda? Black Panther? Oo. Wakanda forever. Yun. So, parang nakalimutan ko lang yung exactly kung ano yung keynote niya. Pero parang ang sinasabi niya rito is mas mamimintis natin yung shot natin parate. Kung baga kasi basketball, di ba? Shot. Or parang shoot ng ball. Mas base shot sa amin. Uy! So, mamimintis natin yung
shot natin kung hindi natin susubukan lahat ng mga opportunity na pwede natin itira ang bola. So, i-shoot mo. So, i-shoot mo na ang bola. Kung every time na may mga opportunity tayo na wag natin nahayaan na makalagpas to, but subukan natin? Kasi kung hindi natin sinubukan, talo na tayo kagad. So, yun yung para sa akin doon. So, siguro unahin natin, mm-hmm, Boss Alvin. Di ba, syempre may mga strategies, mm-hmm, na kung paano natin matulungan yung sarili natin, mm-hmm, na i-change yung ating mindset from negative to positive. Ano, mm-hmm, ba yung number one na tingin mong swak sa'yo na pwede natin gawin? Sa akin kasi, as a person, ever since kasi, dapat talaga may foundation ka. Katulad nung sinabi ko ata nung before yung in-interview nyo ako. Ano ba tong foundation na to? Siyempre, una-una sa lahat, dapat mayroon tayong Panginoon sa buhay natin. Kasi from there, kung mayroon tayong relationship kay God, every time na magkaroon tayo ng negativity, pwede natin siya tawagin eh. Or pwede tayong magdasal and sabihin sa kanya yung hinaharap natin ng problema. Then from there, doon tayo binibigyan ng, ang tawag ko nga rito is Holy Spirit eh, na binibigyan niya tayo ng mga sagot na para yung negative na yun, i-turn to positive. Tsaka, nakalagay dito, ang isa sa mga first step is also yung awareness. Mm-hmm. Diba? Awareness dun sa situation. Kasi hindi naman talaga overnight yan eh. Yung gusto mong baguhin yung sarili mo. Of course, step by step process pa din. Yes, tama. So, isa sa mga pwede natin gawin is also, of course, yung awareness na kailangan din nating magkaroon ng attention dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Kasi hindi naman pwedeng like overnight lang. Mm-hmm. Kailangan yung decision mo padalos-dalos din, mm-hmm, 'di ba? So, kailangan din natin yung awareness natin sa situation na depende. Ide-depende natin yung problema doon sa sitwasyon. Kasi may mga ilan, talagang sablay naman, pero ipupush mo talaga positive to positive ang mangyayari sa buhay. Parang kunyari, pagpasok sa negosyo, Boss Alvin, 'di ba? Alam mo naman na patok, pero hindi ganun. Kumbaga madaming risk, pero sa'yo, sa sobrang positive mo mag-isip, kahit sablay-sablay na ipapasok mo talaga, na ipupush mo talaga itong negosyo na to, kahit hindi naman talaga alam mo bibenta. Yes, oh yun nga. Diba? Pagdating nga, sabi ko nga, dasal tayo, then syempre, meron yung mga next step eh. Katulad ng ano, hihingi tayo na advice sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin. Pero isa sa mga mapapayo ko dyan, pag humingi tayo na advice sa mga pamilya or kaibigan natin, i-make sure natin na itong tao na to is fit na magbigay na advice sa atin. Kasi kung ang lalapitan natin is mayroon rin siyang problema or hindi pa siya naka-experience or hindi pa rin siya nagiging successful, para sa akin, mas wag natin sila hingian ng advice eh. Mm-hmm. Dapat hanapin natin yung right person na makapagbigay na advice sa atin. At least yung mabigay nilang advice is tama dun sa nagiging hinaharap natin ng mga negative. Mm-hmm. Parang love yarn. Mm-hmm. De, pero para sa akin yun naman talaga eh. Parang dapat siguraduhin natin na yung lalapitan natin ng tao is marunong talaga. Mm-hmm. Diba? Kasi kung hanapin natin yung parehas natin na namumblema rin at yun yung magbibigay sa'yo na advice, for sure, parehas kayo, mga nga pa. Parang mentor, ganyan. Yes. Mm-hmm. Ikaw, sino mentor mo? Si Idol. Mm-hmm. Si Sir Rafi. Kasi? Oo, kasi, lahat talaga sunod talaga. Kasi? Hindi, kasi perfectionist si Boss. Mm. So alam ko nakadepende din yung bawat sasabihin ko. Kumbaga kailangan perfect din kasi perfect talaga yung boss ko. So hindi wala no room for ano mistakes. Ganon. Mm. Bawal ka magkamali pero dahil doon nagiging disiplinado akong staff. Disiplinado pa yun. Yun talagang mentor ko si boss eh kasi sobrang perfectionist siya. So pag alam ko na doon talaga kailangan advance mag-isip ka. Yes. Alam mo, ikakagalit ng amo ko. Di, ayusin ko na itong gagawin. Ikaw, Vin, sinong mentor mo with business, sa business? Actually, pagdating sa mga mentor, unang-una sa lahat, gusto ko muna i-quote ulit, babalik ulit ako na sa Panginoon ko, sa relationship ko kay God. Kasi bakit? Yes, marami tayong mga mentor, marami tayong nahangaan, marami tayong mga idol. Pero kasi ang problem minsan is oras na mag-fall sila. Parang usually ang isip natin, mag-fall din ako kasi yung pinaka-ina-idolize ko, yung pinaka-inspiration ko, nag-fall. Fall din ako. So,
parati kong binibigay 100% ko kay God pa rin. But pagdating sa mga business, yun nga, ang nilalapitan ko talaga is yung mga good friend ko talaga na parang mas angat sa akin or mas successful sa akin. Mm-hmm. Kasi ngayon nga, yung sinasabi ko kanina, kung ang taong lalapitan natin is wala pa siya na experience na ganun or hindi pa higit sa mga pinagdadaanan natin, baka parehas lang rin kayo malubog sa problema or sa negativity. Kaya ako, ang nilalapitan ko pagdating sa business is yung mas angat talaga sa akin or mas successful sa akin. Tsaka maganda rin yun para sa pag-change ng ating mindset. Yung napapaligiran tayo ng mga taong positibo sa buhay. Yes. Diba? Doon pa lang malalaman yung yung mga do's and don'ts. Kapag yung mga tao is very positive yung pananaw nila sa buhay. Diba? Sabi nga dito, surround yourself with positivity. Kumbaga maganda yung energy. Pag maganda yung energy ng mga kasama mo. Yes. Nakaka-attract ka rin ng energy. Good energy. Oh, kaya ako, kunyari may mga kaibigan ako na mahilig mag-comment or parang magpuna sa mga ibang tao. Napakbog ba yan? Hindi, parang hindi ko naman sila ginajudge, pero tinatry ko na lang rin na i-limit yung time ko sa kanila. Kasi sabi ko nga, ma-absorb mo yung negativity nila. So, hanap ka na lang ng mga kaibigan mo na very positive. Tsaka isa pa, Boss Alvin, ha? Yung ano, kailangan mong matutunan yung mga pagkakamali mo from past. Yes. Kailangan madisiplina ka nun. Like, ano mga pagkakamali yan? Lahat ng mga ano, ng mga sumubok talaga sa'yo. Sa business-wise, ano yung mga sumubok sa'yo to change your mindset? Pagdating sa business, yun nga, ilang beses na rin naman tayo nag-fail pagdating sa business. Before kasi na magkaroon ng Cellboy, may mga sinabay pa ako dyan ng mga ibang business na hindi naging successful or nalugi. Parang nag-ano rin ako yung parang ointment dati. Ay, hindi ko alam yun ha, pero sige. Nag-ointment ako, nilagay namin dati malapit sa Divisoria. Hindi nag-excel, nalugi. Nag-scramble din pala ako. Di ba may time na nauso yung scramble? Yung mga stands. Yes. Nung una, okay. Then, nung tumagal, hindi rin naging okay. So, nalugi. So, marami rin. Marami rin ako hindi naging successful na naging negosyo. But, hindi yun yung nagpa-stop sa akin eh. Na parang, oy, stop na, nakatakot, or umayaw. Sabi ko, hindi, laban na ng laban. For sure, sa dami naman natin susubukan, meron at meron dyan na magiging successful. Which is, yun nga, kasi kung etong mga ito, yung sinabay ko kay Cellboy na hindi naging successful, kung natakot ako dito kagad, feeling ko hindi naman ganun rin lalaki si Cellboy o hindi rin kami magpaparami ng ganun branches kasi inuna ko yung takot. Tama. Yes. Kaya yun ang ginawa ko. Basta ang mindset ko lang nun is, laban na ng laban, basta gawin mo lang lahat ng best mo. For sure, kung ano man mangyari dyan, wala kang pagsisisihan kasi binigay mo lahat ng todo mo eh. Kasi naging ganyan yung mindset ko simula nung bata ko kasi sa basketball. Ooh. So para sa amin, training lang kami ng training ng ano ng coach. Ng coach ko, talagang Monday to Saturday yan, sobrang hirap ng practice. Para sa amin, basta ginawa na natin lahat ng best natin, ginawa na natin lahat ng effort natin sa training. Kung matalo man tayo, wala tayong pagsisisihan kasi ginawa na natin lahat. Ibig sabihin, hindi para sa atin talaga yun. So, naging ganun na yung mindset ko ever since. Tsaka alam mo, maganda rin dyan. Kapag nagpapasalamat ka sa kung anong meron ka lang ngayon. Kahit lang yan. Being contented. Diba? Yes. Yung tipong pagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na kasi nagising ka. Tama. Diba? As simple as that. Then, yung nga, pagiging content, yun nga, parang, para sabi ko nga before din na every time na nagtatrabaho ka is hindi mo iniisip na kaya ka nagtatrabaho kasi gusto mo na ito, gusto mo na ito, gusto mo na ito. Kumbaga, kung ano lang yung kaya mo from this time na kung ano yung kinikita mo, maging happy ka na. Then, kunyari, makuha mo na lang in the future yung mga mas malalaking bagay, parang bonus na lang yun. Pero kung ginawa mo kagad mindset mo is gusto mo kagad ng mas malaki kumpara doon sa kinikita mo, mas nakakapagod yun eh. Parang habol ka ng habol. Thus, kung di mo nakukuha, napoprostrate ka or nagiging negative ulit yung mindset mo, bakit pagod na pagod ka, hindi mo pa rin makuha yung gusto mo. So ako, wag natin masyado isipin yung mga malalaking bagay. Kasi ako, dati nung nagtatrabaho ako, nag-business ako,
wala akong ibang inisip na luho or gamit eh. Basta ang sabi ko, basta magtatrabaho ko, as long as na makakain ako, may maayos ako na tirahan, happy na ako dapat. So, dapat maging ganun yung mindset natin. Oo, kasi kung lagi kang naghahangad, wala namang masama doon, naghahangad ka palagi ng malaking blessing, di ba? Wala namang problema doon. Yes. Pero kailangan kasi, kailangan mo rin ma-appreciate kung ano lang yung meron ka. Yes, tama. Di ba, Boss Alvin? Mm-hmm. Kunyari yung dati hindi ka nakakabili ng ganto, ngayon kayang-kaya mo nang bumili. Yes. Sabi ko nga dati, alam mo, Boss Alvin, yung sa McDo? Alin? Yung mga filet-filet. Dati, yun lang ang in-order ko sa McDo. Minsan nga... Ay, may rice meal. Oo, rice meal. Yun lang kasi yung afford ko eh. Minsan nga, shomai lang. Shomai with rice. Ngayon, makakabili ka na kahit papaano. Sobrang nagpapasalamat ako. Nakakabili na ako 2-piece chicken. Kasi 2-piece talaga kailangan ng chan ko. Hindi talaga kaya ng filet lang. Mas malaki na chicken ng McDo. McDo, baka naman. Uy, kailan lang Jollibee? Ay, okay lang yun. Baka naman, McDo. Okay lang yan, dalawa. Kahit fries lang. Tapos dalawang ngayon, ilog. Tapos ngayon, yung fries, nagiging large na. Oo. Dati, wala pang kasamang fries yun. Hindi ko kasi afford. Sana may mga ganun. Kaya, hanggat kaya, nagpapasalamat talaga ako sa kung ano yung meron ako ngayon. Pero hindi yun ibig sabihin na nagsistop na ako sa... Yes. Sa paggawa ng, kumbaga, mas pag-iigihan ko pa. Yes, ganun. Tama. Kasi, na-afford ko na to eh. So, parang ganun. Alam mo yun, Boss Alvin. So, kailangan ko pa pag-iigihan para sa mas malaki pang blessing. Yes, tama. Tsaka, again, kung may gusto kayong isang bagay or kung may gusto kayong gawin, hindi pwedeng, kumbaga parang sinasabi nila sa loto, naghahangad ka na manalo sa loto pero hindi ka naman tumataya. Yes. So kung may gusto kang i-pursue, kung may gusto kang bilhin, kung may gusto kang itayong bahay, edi paguran mo. Yes. Di ba? Hindi pwede yung may higa-higa ka lang, tatamad-tamad kayo. Wala talaga mangyayari sa buhay mo. Tama. Di ba? Ang problema kasi, Boss Alvin, yung ilan sa atin, lagi naghahangat ng sobra-sobra pero kulang naman sa effort. Yes. Yung iba naman, though mas marami sa atin, yung effort ng effort pero hindi nila makita yung pinagpapaguran nila. Which is, yun siguro yung isa sa mga problema ng mga OFWs natin. Di ba? Nagpapakapagod sila doon, Boss. Tapos hindi nila makita yung pinagpapaguran nila. Isa sa mga masasabi ko dyan, yun nga, gawin lang natin ang gawin yung dapat nating gawin. Kumbaga parang kunyari, example ko, isa tayong empleyado, nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya. Parang binibigay natin yung effort natin, nakailang buwan na tayo dito, nakailang taon na tayo dito, pero parang feeling nyo, hindi kayo napopromote, hindi kayo na-increase ng salary. So parang iniisip nyo, sayang lahat ng effort ko. So gagawin ko, hindi ko nabibigay yung best ko. Para sa akin, mali yun eh. Kasi at the end of the day, hindi man makita ng boss mo yan or hindi man mabigay kagad ng mga superior nyo yung kailangan na promotion na kailangan nyo. Pero may isang nakakakita dyan, which is si, para nga sa akin ulit, si God. Kasi sa akin dati, nagsistart ako, yung maliit pa lang yung negosyo ko. Yun nga, ang dami ko naluging mga negosyo, pero ang dami ko rin ginagawang mga effort na kakaiba. Talagang sumasakay ako sa delivery truck dati na walang aircon, nakabintana lang, pawis ako, nagbubuhat ako, nagdi-deliver ako, etc. Kung makakita ako ng ganun sa truck, tapos pawisan si Boss Alvin, ay hindi ko manalaga malaman na talaga. Para... makita ko siya. So yung mga time na yun, wala naman nakakita sa akin. Pero ginagawa ko lang ng ginagawa, then nagulat ako, eto na. Parang blines naman tayo ng ganito na kahit papano umunlad yung negosyo natin. Opo. Kasi nga, ginawa lang natin ang ginawa. Kumbaga hindi tayo napanghinaan ng loob, binibigay talaga natin yung time na dapat na nagtatrabaho tayo kumpara sa pahinga. Usually syempre, pagkatapos sa kailangan yan, talaga kailangan yung pahinga na yan. Pero ibig ko sabihin, mas minimake sure ko pagdating ng office hours or work hours, nagtatrabaho tayo, hindi tayo napapahinga. Pero of course, pagkatapos ng trabaho, kung kailangan natin magpahinga, magpahinga rin tayo kasi kailangan din natin magpahinga kasi kailangan natin maging productive pagdating ng sunod na araw. Boss Alvin, paano ba nagre-relax ang isang Alvin shooting? Like, paano ba kapag sobrang nadedrain ka na from your business? Anong nagpapadistress sa'yo? Siguro ako, tulog talaga. Huh? Kung bagay, i-take ko yung opportunity na matulog kung may extra time ako. Then, but
pagdating naman sa pag-unwind ko, pagre-relax, minimake sure ko yung Sunday ko is bakante. Mm. So, ginagawa ko is nagsisimba ko. Mm. Kasi every time na nagsisimba ko, every Sunday, doon ako nakakapag-refuel. Kasama ang mga kids. Yes, kasama ang family ko, kids. Mm-hmm. Doon ako nakakapag-refuel kasi nakakarinig tayo doon ng mga positive words. Ooh. And kung paano natin naharapin yung mga problema natin daily. Mm-hmm. Tsaka minsan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga OFWs natin, medyo nadidrained kayo. Mag-pray kayo. Yes. Di ba, Boss Alvin? Minsan kasi ako nga, pag nagpipray ako, umiiyak ako eh. Mm-hmm. Masarap kasi, parang ano yung huling hiniling mo? Parang laging may nakikinig sa'yo. So, parang, ano yung huling hiniling mo? Secret na namin yun. Oh. parang laging binubuksan yung puso mo sa mga, ano mo yun, parang okay lang yan, mag-open up ka, nagsisorry ka sa lahat ng mga kasalanan. Parang after mapaglabas mo ng church, parang wala na lahat ng bigat. Oo. Oh. Kasi parang binigay mo na lahat kay God na mga negativity, toxic sa nangyayari, yes, sa buhay mo. So kaya, kahit ako, yan yung na-experience ko eh. Kumbaga tamang-tama yung sinabi mo. Kaya ako, always, every time na nagka-problema ako, maliit man o malaki, nagdadasal talaga ako. Then yun, medyo gumagaan yung feeling, diba, ko. Diba, Boss Alvin? Tama. Tsaka, maliit man o malaki, yung nagawa mo today, i-celebrate mo pa din. Yes. Oo. Mm-hmm. Maganda yung nagiging productive kasi isang araw. Yung sinabi ni Attorney Garrett last time, na parang kapag umuuwi siya ng hindi pagod, parang hindi naging productive yung araw niya. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Attorney Garrett na kailangan meron ka lang ilang oras para matapos tong araw na to. So, magpapahinga ka din naman eh. So, kailangan gawin mo na siyang as productive as gawin mo na. Possible, diba? O kami nagkakaiba. Gising ko pa lang, pagod na ako agad. Pagising mo, iniisip mo agad yung pauwi na agad. Ah, true. Oo, diba? So, yun yung maganda na, yes, kailangan na appreciate mo yung lahat ng pagod mo, Boss Alvin. And siguro, pag paminsan-minsan, bilan mo rin ng maganda. Kahit nga bagong underwear lang, bilan mo yung sarili mo. Tanong mo kung ano binibili niya, wag nasistress siya. Helicopter, Boss Alvin? Hindi. Binibili natin pag stress tayo. Dati, nung bata-bata ka, anong binibili mo nung as reward? Stress ka or parang reward mo for yourself? Ako simula dati talaga, pag na-stress ako, pagkain talaga eh. Talagang, kasi nag-stress eating ako eh. Kaya mapapansin mo, hindi naman talaga mahilig sa french fries. Pero pag nandiyan yung french fries, kain lang ako ng kain na hindi ko na mamalayan. Kasi parang isip ako ng isip ng mga problema, tapos tinatry ko isolve or tinatry ko gumana ng solusyon. Pero maganda yung nabanggit mo kanina na yun nga, maging grateful tayo sa mga bagay-bagay. Tama. Kasi kung parati tayo grateful sa mga maliliit na bagay, is for sure, mawawala ang mga masyado negativity sa atin eh. Diba? Minsan tatap mo lang yung likod mo, good job ka today, deserve mo ng french fries pag uwi mo. Yung mga small ano lang, diba, yes, Boss Alvin? Oh. Kasi share ko, marami tayong mga kakilala na mga successful na sa buhay, marami talaga silang pera, pero minsan hindi nga sila maka-appreciate or hindi sila makontent eh, kumbaga parating kulang. Kasi nga parang nasanay sila na, yun nga, hindi sila grateful kung anong meron na sila. Na buti nga na umabot sila sa level ng mga ganun. So, yun. Boss Alvin, na-curious lang ako. Siyempre, Boss Alvin Chuteng to. May hinahangad pa ba ang isang Alvin Teng? Maliban sa, kumbaga siyempre, nabibili mo kahit anong gusto mong sasakyan na gusto mo, Boss Alvin, di ba? So, ano pa yung ini-strive mo, Boss Alvin? Para, kumbaga, hindi ito yung, diba, ito, Boss Alvin. Kumbaga, may hinahangad ka pa. Actually, ngayon, ang hinahangad ko lang talaga is gusto ko para masyadong serious, makadamdamin. Ano. Pero, kasi, diba, yun yung sinasabi ng mga ilan eh, lalo na ako, yung kunyari, mga mayayaman, ano ba yung kailangan nila sa buhay? Diba? Ako talaga is yun nga, gusto ko matapos yung buhay ko or ma-finish ko ng maayos yung buhay ko na by giving back to the community or sa mga tao. Kasi bakit? Kasi yun nga, from nothing naman talaga ako, yes, na-bless ako ng ganito. Mm-hmm. So gusto ko na i-please na lang si God hanggang sa nabubuhay ako sa mundong to. So more or less, yun yung gusto ko i-strive kung paano pa ako makakatulong, nakakayanin ko talaga. Oo, kasi yun yung lagi naming tinatanong eh.
namin ha, hindi ka kasama dun. Kumbaga, yung mga mayayaman ba, ano pa ba yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila? Ano pa ba yung ini-strive nila sa araw-araw? Kasi lagi, lahat na naman nabibili nila. So ano pa yung problema? Lahat naman na po problema. Ano pa ba yung mga problema ng mga mayayaman? Yung ganon, di ba? Actually, kayo nga dalawa. Hindi siya. Yun yan para sa akin ha. Kung hindi mo kasi talaga alam yung purpose mo sa mundong to. Tama. Hindi ka talaga masasatisfy or hindi mo talaga alam kung ano pa kailangan mo. Pero ako, as early as nung umpisa nga, hindi ko may nahangad lahat ng mga material na bagay. Sabi ko nga, gusto ko lang makakain ako ng mabuti. Mamatay. May tirahan ako. Hindi, totoo. Mamatay. Makakain ako mabuti. May agkaroon lang ako ng maayos na tirahan, okay na ako. Pero sabi ko nga, kakatrabaho ko ng kakatrabaho, ginagawa ko lang yung dapat kong so, gawin. Kailangan then, ng reward. Then, nagkaroon naman tayo ng mga bonus ng mga magagandang gamit. Like? Ano mga sabihin natin, mga sasakyan, or kung ano-ano man mga diba, pang... Yung like, mga kung ano sasakyan. Kung ano man mga tinatawag natin toys for the big boys. So, kahit papano naman, nagkaroon kung tayo ng ganyan. Mo lang kasi makikita yung, ano, yung effort na ginawa mo. Yes. Yeah. De, actually, ako kasi sabi ko ever since, wala naman ako masyadong ano, vices or parang bisyo na parang tawag ko nga dun is parang disposable. Kasi talaga dati kung gumigimik ako, hindi ako masyado gumagasto sa... Grabe gumigimik. Luma yarn. Or ano man magandang tawag, hangout sa gabi. Oh. Hindi ako masyado gumagastos talaga. Parang kami ng mga kaibigan ko, isang beer lang yan, okay na kami. Or nagchichipin-chipin sila. Yes, ganun lang. Saka hindi talaga kami mahilig mag-ganun. Pagdating naman sa mga sigarilyo, pag-inom talaga ng grabe. Pero never kita nakita nag-sigarilyo. Yes, yun. Hindi talaga. Kasi alam ko more on inom siya eh. Oo. Ayoko kasi ng mga ganung bisyo na parang... De, actually, ito, yung inong nga... appear kayo. hindi ako mayosi. Mukha mo lang center of the Philippines yung, talaga tayo. Nung bata si Alvin, as in, kulang na lang isang lanya yung ano niya, atay niya, ganyan. Pero ngayon mas mellow na. Ikaw alam ko nasanla mo na yung sayo. Oh, wala. Nabalik ko na. Natubos ko na. Oo, natubos ko na. De, pero sa akin na, hindi ko kinoconsider as bisyo yung pag-inom ko. Kasi ako, napilitan talaga ako uminom. Kasi... Napilitan din ako, Boss Alvin. Napilitan din ako. Hindi, yung kanya talaga, ano, alam kong may times na pilit talaga. Oo, napilit. Kasi kailangan. Yes, oo. Yun nga, kailangan sa trabaho natin. Mm. Kasi ako, more on yung trabaho natin is more on ano tayo eh, pakikisama or PR sa mga natin. Kanegosyo o, natin. Parang ikaw hindi. Hindi ganun yung sayo. Ay, hindi na ngayon. Hindi na pwede. Sabi ko talaga sa iyo. Naka-hide siguro siya. Hindi, sabi ko, hindi na talaga ako pwede. Shusera. Oo, sabi niya umuwi ka na, uuwi na talaga yan. Ganon. Tatay yarn. Oo. Hmm. Paano mo nabago yung ganun, Boss Alvin? Lalo na sa mga nahihirapan baguhin yung kunyari, mayroong mga bisyo ngayon. Gusto na nilang i-change yung kanilang mindset na gusto nila ng healthy living. Hindi, yun nga. Sabi ko nga, simula dati, wala talaga akong bisyo. So, ang ginawa ko, gusto ko yung pera ko o yung kinikita ko na pupunta sa parati ko nakikita araw-araw tuwing paggising ko, pag-alis ko ng bahay, pag-uwi ko ng bahay, nakikita ko. So yun, parang mas nag-invest ako sa mga bisyo na hindi siya disposable or hindi siya parang bula na good for one day lang, good for ilan hours lang. Mm-hmm. So yun nga, nahilig tayo sa mga sasakyan, sa mga motor or kung ano-ano mamang bagay. Pero dati, hindi ko naman talaga pinangarap yung mga ganyang bagay. Sabi ko nga, balik ulit ako, makakain lang ako and maayos na tira, okay na ako. Pero ginawa ko ng ginawa yung dapat kong gawin, naging responsible ako sa mga blessing na binibigay sa akin. So feeling ko, kaya rin ako blines na lumaki ng ganito at makuha ko rin yung mga ibang gusto ko para mas magkaroon ako ng sense or parang ano na bakit ako nagpapakapagod. So syempre ayoko naman magpaka hipokrito rito na tipong na kumikita ka na ng malaki, hindi mo pa rin rerewardan yung sarili mo. Kasi katulad nga ng sinabi nyo kanina, dapat kailangan pinapamper din natin yung sarili natin eh. Oh. Pero doon lang sa budget na meron tayo. Tama. Huwag tayo mag-i-exceed kung ano yung wala tayo or hindi pa ganun yung budget natin. Oo. Di kapag nakaipon-ipon na kayo, edi tsaka nyo bilhin. Yes, tama. Diba? Pero may isa nga nagsabi sa akin, kung kunyari bibili ka ng sasakyan, make sure na hindi ka masasagad. Yes. Kunyari,
30,000 yung down payment. Pag mong isagad na 30,000, kailangan may matitira sa'yo kahit, tama. Sabi nga, as kung kaya mo, Shari, 30,000 yung down payment. Let's say, mag-stock ka sa banko ng 60,000 para kahit papano, may 30,000 ka pa. Yes. Ganun yung sinabi sa akin ng pinsan ko. Mm-hmm. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin. Oo. Oh, hindi mo... Dito, sa totoo lang, hindi nyo pwede, sagarin. Kasi marami rin tayong mga nakitang ganyan na para nagkapera lang, gastos ka agad, then yung nagka-problema. Wala na. Bumawas yung kita nila. Napilitan sila ibenta ulit yung binili nila. Oh. So parang walang sense. Eh. Pero paano pag ganun, Boss Alvin? Kung kanyari may gusto kang... let's say, sa mga gustong bumili ng bahay. May ma-advise ka ba sa ganun? Yan, gusto nilang bumili ng bahay, mga OFWs natin. Pag sa financial at sa pag-budget, Boss Alvin, ano yung dapat nilang unahin na tawag dito? Ano yung dapat nilang isaisip? Tama ba yun? Nga, unang-una sa lahat, ang pinaka-safe mindset talaga is kung nakaipong ka, that's the time na bumili ka. Pero kung alam mo naman na bilang mo yung kinita mo at kunyari 100% ito yung kita mo, magtabi ka ng 30% or to 40%, humanap ka ng mga opportunity na nag-o-offer ng mga pre-selling. Kasi kung pre-selling yan, wala masyadong down, pwede rin para monthly lang, para ka naghuhulog sa kanila na monthly hanggang sa mag-turnover. So from that time, talaga nakaipong ka na or nabili mo siya na mas mura. Pre-selling. Yes. Marami na tayong offer na mga ganyan ngayon sa mga developer natin na pa-start pa lang yung project, ino-offer na nila na mas mura yan at parang tinutulungan kanila na tinuturuan kanila na mag-monthly ka lang dito. Parang tinatago mo lang yung pera mo. Ano, may naalala ko, may inere kami last week. Ano siya, Boss Alvin? So nakapag dito, okay na yung down payment nila, nakabayad na. So nung ita-turn over na sa kanila yung condo, yung unit. Pagkakita nila doon sa area, alam mo yung mga bakal-bakal na nakatayo, yun pa lang, wala pa talaga. Ni Cemento, Boss Alvin, walang nangyari. Naalala ko yun, sa Wanted sa Radyo. So, in short, na-scam sila. Nako, yun yung problema. Kaya kung ako, dapat, isang mga advice ko niyan, is kilalanin muna natin kung sino ba yung mga developer na to. Hindi na kasi mahirap ngayon mag-research. Halos lahat ngayon nasa internet na. So, kilala naman natin kagad kung sino yung mga malalaking developer dito sa Pilipinas, kung mas kaya nyo doon kayo mag-invest sa mga projects nila, doon kayo mag-invest. Kasi for sure, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo maloloko, pero 99% sure na hindi kayo maloloko ng mga yun. Lagi namin sinasabi sa Wanted sa Radyo. Hindi lang yung mga OFW sa, or hindi, yung mga laging nasa scam. Yes. Yung mga too good to be true na offer, Boss Alvin. Ayoso nga yung scam. Dami. Ano ba yung pinaka too good to be true na offer sa'yo? Siguro, ano ba? Kasi mas marami yan sa business side eh. More than sa ano. Siguro kung sobrang mura. Kasi kunyari, for example, anong, kunyari cellphone. Kunyari sa cellphone. 3,000 iPhone. Kunyari ngayon sa cellphone, kunyari itong model na to or itong specs na to is para sa mga 10,000 at biglang may nag-offer sa'yo na parang halos nasa 70% off yan, magulat ka na. Diba? Para, lalo na kung brand new, pero kung second hand, hindi natin masabi kung bakit mura yan. Diba? Pero kung brand new yan at ganyan kababa, pero ang specs na kalaban niya is mga nasa 10,000, baka scam yan. Baka kung ano meron dyan. Diba? Pero usually kasi sa cellphone, medyo hindi ganun kaano ang scam eh. Usually yan sa mga big project yan, more on sa mga investment na sasabihin na mag-invest ka dito, ang interest mo usually nasa sobrang laki, doon magtaka ka na. Yung sa cellphone, madami din, Boss Alvin. Ah. Yung swipe now, pay later, may mga ganun eh. Swipe now, pay later sa mga tindahan? Oh, Boss Alvin, i-swipe mo yung card. Okay. Parang ganun, i-swipe yung card. Pero hindi mo makukuha yung cellphone right kundi, away. Kunyari. Sa credit card. Oo, pero hindi naman dadating sa'yo yung ano, parang ganun. Ah, hindi ko alam yun. Tapos ang dalawa ang biktima dito, yung nag-swipe at saka yung bibili. Pero kasi may isa pang ahente na, kunyari si Ma'am Sel, siya yung... Oh, Shari, bili ka na sa akin na iPhone, i-swipe. Tapos kukontakin mo yung friend mo na nagsaswipe.
Yung may card. Oh, yung may parang ganun. Pero okay. Ayun nga. Hindi, kaya kung pagtugod to be true talaga. Yes, pagdating sa mga ganyan, kaya nga ma-advise ko na pumunta tayo sa mga talagang mayroon ng store or shop. Dahil kahit anong mangyari kung nagka-problema, pwedeng-pwede nyo balikan on the spot yun eh. Like? Like Cellboy. Oh. Ayun. Cellboy. Yes. Yun talaga, hindi yung too good to be true. Kapag ano talaga, pasok talaga sa budget. Nung last time na nag-sales lady kami doon, ang una nilang itatanong, magkano ang budget? Mm-hmm. Yes, tama. Kasi ibibigay nila sa'yo yung... Mapasok sa budget. Yes. Yet, sobrang quality naman ng mga cellphone. Di ba, Boss Alvin? Yun yung nalalaman ko sa pagsa-sales lady natin. Yun yung minimake sure natin na laging sariwa. Oh, yun. Ang ino-offer natin. Sana, all sariwa. Ano, may sariwa pa mo dyan? Sa likod? Wala na, bilasana yung mga na, nandyan. Pagod na si Gami. Pagod na yan. Nalaspag na yan. Nalaspag na. Kung sa cellphone, laspag na to si Gami. Hindi na pasok to, second hand eh. Hindi, pero kami dito sa cellboy. Dagdag ko na lang rin dahil napag-usapan naman na natin. Actually, kami sa cellboy, kaya tinatawag ko laging sariwa stock namin kahit hindi naman to pagkain. Kasi ina-apply rin namin or sinusunod din namin yung ginagawa ng mga restaurant na first in, first out. Paano yun, Boss Alvin? Kunyari, ito yung na-deliver for the month na to. Minimake sure namin na ito muna ang i-out natin. So, kung may dumating na bagong production, yun muna ang mag-i-stay sa tindahan. So, kung ano yung una na-deliver, yun din yung una mag-out. So, parating laging bago yung production na inaano natin, hinuhold natin na inventory sa mga stores. Ah, okay. Ganun pala yun. Mm-hmm. Ano yung tawag din, Boss Alvin? First in, first out. Or FIFO. Tama, may kung mga ganun nila. Pala silang tawag doon. At ang hirap nun kasi ilang stores ng cellboy yan. Mayroon ka rin na alam na term. Ha? May alam ka rin. FUBU. Yung say FUBU nga in lang. In and out yun. O, kaya nga. Oo, in and out. Oh, ang dami pa namang ano, ang dami pa namang branches ng Cellboy, di ba? Yes. How many branches ng Cellboy? Actually, meron tayong 7 trade names. Nagahalo-halo na lahat doon na. Pero lahat 'yun is in total others. Of 200. Kasi ngayon meron nga tayong Cellboy. Kasi baka yung iba maghahanap na, wala naman Cellboy dito. Yes. Pero nakalagay sa ano, may Cellboy. Ang mga ibang affiliates natin katulad ng Celltime, Games and Gadget, Gadget Plus, Bomatech, Cyber Center in Gaming Grounds. So yun, kaya natin yun, dagdag ko na lang rin, kaya natin pinapractice yung FIFO or first in first out. Mm-hmm. Kasi gusto rin natin ipakita sa iba na anong pinagkakaiba namin sa mga competitor namin. Kasi yung mga yung iba kasi ano ginagawa ng iba? Sa tingin ko hindi nila ginagawa yun kasi first nga in, first out. Yes, dahil nga yung ganitong sistema na to from the Japanese system eh. Mm. So yun yung kinokopya natin. So hindi siya normal talaga sa mga businesses. Lalo na sa mga hindi food. Pero kami, gusto namin kung ano yung ginagawa ng mga sa food industry natin, ginagawa natin kahit cellphone lang to. Kasi kahit papano, may tinatawag tayong production date pa rin ito. Pag hindi mo in-out to, baka mas luma pa to kumpara dun sa mabibili mo sa kung ano yung oras ngayon. Meron pa ditong tanong, Boss Alvin, kung paano daw nila, yun nga, yung sa negative na mindset natin. Isa pa dyan is, since of course, basher. Yes, focus on the present, ang sinasabi dito, Boss Alvin, na kailangan isa sa mga step kung paano natin ma-change yung ating mindset from negative to positive is yung focus on the present. Yun nga, araw-araw, focus on the present. Kahit sino man ang mga bashers natin or kung sino man yung mga nag-aatak sa atin pababa or parang sinasabi na hindi natin kaya, huwag nyo silang papansinin. Kasi kahit anong mangyari naman sa buhay natin, maging successful tayo or maging maghihirap tayo, hindi rin naman tutulong sa'yo yan eh. Kumbaga wala rin naman pakialam sa'yo yan at the end of the day. Then, ako nga, as times goes by na medyo tumatanda na tayo, dahan-dahan ko nare-realize na lahat ng iniisip natin na iniisip sa atin na ibang tao is kadalasan mali. Kasi sa totoo lang, doon ko na-realize na wala talagang pakialam sa atin yung ibang tao. Kung ang may pakialam lang sa atin is yung sarili talaga natin. Oo. Yung iba kasi... Kung kunyari, kakamustahin ka, hindi naman talaga makakamusta. Either mangungutang yan or makikichismis lang talaga sa life mo. Yes, diba? Tapos may mga iba pa dyan, kakamustahin ka, yun pala,
kumbaga nanghihingi lang ng scoop sa kung paano kay Pop ibababa. Yes. Diba? Parang nakikimarites lang siya kasi aalamin lang niya, alam mo pala, ito pala nangyari, ganito. Oh, hindi, actually normal yan. Ako, bago simula nagnegosyo ako hanggang sa umabot ako ng neto, hindi nawala na tipong marami talagang kumakausap sa akin na pinipigilan ako, na iniistop ako na gawin yung mga dapat kong gawin. Pero at the end of the day, sabi ko nga, wala pa rin problema. Hindi ibig sabihin nun, huwag na tayo kumausap ng ibang tao. Mm-hmm. Kasi wala namang pinagkaiba yan. Kunyari ako, nagsisimba ako sa simbahan ko. Hindi lahat ng mga sinasabi ng mga nagpipreach doon is tama. So, kailangan pa rin natin mag-filter kung ano yung mga mapapakinggan natin, and kung alam natin mali, itapon natin. Kasi sabi ko nga, walang perfect na tao eh. So, hindi lahat ng sasabihin na yan is tama. Pero yun nga, yung sinasabi ko, bakit hindi parati pa rin natin i-entertain yung mga nagbibigay sa atin na advice kahit minsan is pinipigilan tayo or pinifeed tayo ng negativity. Kasi kahit papano, naniniwala ako meron pa rin still na 1% chance na makakuha ka ng idea or positive sa kanila. So, yun yung kainin mo. Tapon mo yung 99% na pangit. Kumbaga yung 1% na yun, malaking bagay na yun. Tama. Tsaka meron pa, di ba, Boss Alvin, kung paano natin ma-practice ang ating positive mindset is, of course, yung healthy lifestyle. Yes. Paano ba pangalagaan ni Alvin Teng ang kanyang sarili despite ng busy schedule niya? Mm. Ako, simula dati, nagagawa ko pa mag-gym eh. Mm-hmm. So, very disciplined talaga ako kasi nga nag-varsity ako before nung high school, elementary up to high school. Then pagdating ng college, kahit hindi na ako nag-player, minake sure ko na nag-gym ako. Kasi nga, naging half day na lang ako before sa school. So, minimake sure ko nung time na yun is mag-i-invest ako sa health ko. Na siguro, kahit ngayon, kahit wala akong gym, sa tingin ko naman kahit paano physically fit ako. But ngayon, dahil wala na akong time mag-gym, dinadaan ko naman sa maayos na pagda-diet. Oo. Kumbaga, tinatry ko kumain ng gulay. Mas less. Oo, kumain ng gulay, uminom ng gatas. Kasi si Alvin pang ano to eh. Pambato to eh. Kung kanyang mga boodle fight, ganyan. Pambato to eh. Malakas talaga kumain. Malakas siya kumain, hindi, parang hindi, may malakas kumain na kanyang kanin lang, hindi eh. As in, kain talaga, like, pati ulam. As in, alam mo yung mga, nagko-commercial, yung masarap kumain. Mm-hmm. Na hindi matakaw, masarap kumain. Iba na naman na sa isip. Ang gigigil ako sa'yo. Pero sa akin, ganyan kita next episode. Antay mo. Uy! Wala pa akong sinasabi! Antay mo. Wala pa akong sinasabi. Kilala kita. Hindi. Kilala kita. Halika. Kasi, hindi, may nagsabi sa akin yan. Ano? Kumakain ako ng manok. Sabi niya sa akin, ang sarap mong kumain. So, sabi ko, linawin mo ko ano yung sinasabi mo. Sabi niya, ang sarap mong titigan habang kumakain. Kasi ang sarap mong kumain. Pero nagigets ko naman yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi mo. Hindi kasi si Alvin hindi mapili sa food. May mga tao kasing mapili sa food. Diba? Yung, kunyari, hindi ko makain ng ganito. Ako, ganun ako. May mga things na hindi ako kinakain. Si Alvin kasi, ano yung iligay mo dyan? Busin niya talaga yan. Yes, oo. Much as he can. Saka may ilig ako, madam, di ba? Kahit busog na ako, pag may pagkain pa sa harap, kinakain ko talaga. At saka, nanghihinayang ako eh. Idadaan kanya sa chika. Kunyari, ano? Super chika, ganyan, parang ganito. Tapos kunyari, boodle fight. Kunyari lang ah, ganun yung setup natin. Chika, chika. So ikaw, di ba, nakatingin ka sa kanya. Pero kumakain. Kumakain siya. Kahit sabihin niya busog na siya. Habang kausap kanya, kumakain siya. Pag nagme-meeting kasi kami, ganyan eh. Anong favorite mong street food, Boss Alvin? Ako, fishball, manggang hilaw, isaw. Isaw, manok, baboy. Barbecue. Baboy. Yung isaw bilog yan. Sarap. Yung mga favorite natin. Sarap, shit. Tanong mo kung fries favorite niya. Oh, the french fries talaga mahilig ako. Yun na yung pang-distress every kasi time niya. Na dinadalaw natin si madam, mini-make sure ni madam may french fries tayo. Kasi yung mama, ang galing talaga. Pati ako na-amaze talaga ako. Bakit? Alam mo yung giga. Oo.
ano yun eh. Di ba dalawa flavor yun? Oo. Oh, eh, hindi. Kahit minsan solo. Wala, walang boundary. Kahit walang flavor. Iyahain ko yun sa kanya. Or sa kanilang dalawa ni Jerome. As share sila. Hindi, share tayong tatlo. Ah, hindi. Mm. Hindi namin kaya to. Ah, ganun? Oo. Maya, wala. Ubus na. Wala pa akong nakakain nun ah. Although wala akong plano kumain. Wala no. Sa kapag nakasama ko sila sa restaurant, kunyari, may fries. Basta pag nakita ko sa menu may fries, apatay. Gone pero in yung, 60 seconds ba, madam? Oo. Pero dapat ang kanila, yung shoestring fries, hindi yung wedges. Ayoko talaga, ayoko din ng wedges. Ayoko yun din. Yung kinakain nila. Tapos ano, no, Boss Alvin, sour cream. Sour cream, barbecue, or cheese. Favorite natin. Para kasarap talaga naman. Pero dagdag ko lang dun pagdating sa diet. Yun nga, kahit malakas ako kumain, minimake sure ko na nililesen ko yung mga malakas sa sugar or carbo. Ako malakas talaga ako sa ano, maalat. Hindi siya makarbo eh. Oh, more on maano siya, ulam talaga. Yes. Yun na lang tinatry ko na labanan na kahit malakas ako kumain, iwasan ko yung mga carbo saka yung mga sugar na pagkain or sweets. Kasi ang ganda ng katawan ni Boss Alvin eh. Ganyan na yun dati. Ganyan na yung katawan niyan dati. Kasi Boss Alvin, nagja-jogging ka ba sa morning? Kasi malaking ano din daw yan ah. Or nag-walk. Hindi, wala na siyang time. Wala eh. Actually, wala nga akong time. Pero yun nga yung sinasabi ko. Dati, minake sure ko na dahil half day lang pasok ko sa school, talaga nag-invest ako sa gym. Then yun nga yung sinasabi ko. Lahat ng maganda na ini-invest nyo sa sarili nyo is imposible na hindi mag-pay off yan pagdating ng araw. Oo, pagtanda. So, dapat talaga, kunyari, gym, habang may time ka pa, habang young pa, mag-gym na if you can. Kasi, pagtanda nyo, doon mag-aano. Yes. Pero ako, hindi ko naman sinasabi na hindi na ako mag-gym. Actually ngayon, pipilitin ko rin na bumalik sa baka gym. Baka hindi ka na matulog. Kahit once a week. Baka nakatayo ka. Ilang hours lang ba tulog mo, Boss Alvin? Nakakakompleto ka ng 8 hours, hindi? Hindi. Ah, hindi. Usually pag weekends lang yan. Hindi pero madalas mga 4 to 5 hours lang. Solved na yun? Hindi, kailangan eh. Kasi talaga yung time natin, talagang tinatry natin i-maximize everyday. Paano ka, gaano kadalas kang magbakasyon, Boss Alvin, with family? Bihira lang eh, lalo na pag December. Nagugulat nga yung iba, parati ang tanong sa akin pagdating ng January sa nung nagbakasyon. Sabi ko, hindi, wala na sa bahay lang. Sabi ko kasi, pinaka-season kasi talaga namin is December. Diyan kasi lahat ng nag-shopping. Ah, so, tama. Kailangan tumutok sa opisina. Mas pinaprioritize niya. Yes. Usually sila ni Anna, they stay here ng Christmas, New Year, di ba? Yes, dito hindi sila nag-out of the country naman. Pero nag-out of the country sila mid-year, mga ganyan. Yung mga alanganing months. Yung mga hindi masyado busy. Ako sa bagay, yung mga negosyante, busy din ng December. First quarter, kasi tapos na ng ano eh. Meron niya ako pinost sa Facebook ko, di ba, yung parang Thanksgiving namin. Dapat Christmas party yun eh. Pero tinatawag na lang namin Thanksgiving. Late, kasi no? Laging late siya. Last year din eh, parang mga March. Yes, mga ganun, Feb na siya. So Thanksgiving na, hindi na Christmas party. Yes, oo. Kasi lalo na sa industry namin, ang pinaka day off lang namin is mahal na araw. Holy Week. Thursday and Friday. De, kasi para sumusunod lang kami sa time ng mall eh. Para silang kayo, public service. Yes. Holiday, may pasok. Wala. Ay, pag holiday, may pasok kayo. Yes, may pasok. Hindi, kahit nga Christmas, New Year, meron pa rin. Ang wala lang talaga yung Thursday and Friday ng Holy Week. Oo, kasi lahat sarado talaga. Yes. Pero pag Pasko, kahit wanted sa radyo eh, may earring pa din nun eh. Abuti nga ngayon, pumapayag na lang. Hindi, kasi tape. Oo, okay ngayon. Pero before, Boss Alvin, of course, sa media, di ba? Bawal kahit December 31, may pasok kami. December 31, buti ngayon bumariag. Eh, kasi mas, ano, para lahat makapag-spend ng Holy Week. Nakaka-uwi. Kasi halos lahat ng mga staff ng Wanted, kasi. Puro mga province pa, Boss Alvin. Mga Ilocos, mga nasa norte talaga, Boss Alvin. Anyway, Boss Alvin, makakasama pa rin naman natin si Boss Alvin tomorrow sa panibagong topic. Pero mga kapatid, ano ba? Time check. Twins. Alam ko, feeling ko. Oo nga eh. Mag-twins ka muna, madam.
Pero makakasama pa rin natin si Boss Alvin tomorrow, mga kapatid. Pero merong announcement lang po si Ma'am Sal. Go, Ma'am Sal. Makakasama din natin. Makakasama din natin ang twins ng bin para saluhin. Si Shari lagi. Twins Lampin Baby Diaper ang lampin ng bayan for Megasoft Hygienic products available in open tape and baby pants. Ayan. Paki showgirl, paki nga. Ito po ang helmet ni Kuya Gami. Gami. Hindi kasi pwede pumasok si Gami dito. Ito yung triple X. Tama ba? Triple X. XL pala. Iba yun, iba yun. Wrestler pala yan. Sorry na, si Triple X. Sorry na. Ano episode yan? Pakabi naman ng lingkoy. Uy, oo nga. Nasa isip ko yung wrestler. Ikaw talaga. Oo, sakto. Hindi naman alam ng tao yung iba. Saktong-sakto pa dyan sa harap nyo, yung Triple X. Kaya partner na partner si... Ito ano? Po, yan po ang helmet. X-Extreme. Triple yeah. X po ito, mga kapatid. Yeah. Kung ang inyong mga chikiting po ay medyo may pagkamalaki na. Mm-mm. Medyo Grayson levels na po. Ayan, medyo... Mas malaki pa kay Grayson. Medyo may pagka chubby-chubby ang inyong mga anak. Very perfect po ito. Ayan, ang helmet ni Kuya Gamit. Sure. Tanungin niyo po yan sa supermarket, mga kapatid. Ano po yung helmet ni Kuya Gamit? Siya kasi po yung bago superhero na dito. So, mga kapatid, twins. Kasi dito sa studio, si Gami ang super baby namin. Kaya nagti-twins lampin baby diaper siya. Benta. Ayan. Vin, baka may gusto kang i-advise dun sa mga netizens kung how to change yung mindset nila. Kung negative man. Yun nga. Talagang for sure tayo as a human, parati talagang may papasok sa atin ng mga negativity. Normal na normal yan. Talagang parati tayong panghihinaan ng loob. Ang parati ko lang sasabihin, yun nga, is... Bawat may mga pagsubok, huwag tayo susuko dahil lahat naman ng pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos is imposible na hindi natin kaya. Dahil yan yung na, isa sa mga natutunan ko habang lumalaki ako na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya. So, laban lang guys. Laban lang mga kapatid, lalo na sa mga may pinagdadaanan ngayon. Kung gusto nyo na medyo gumaan-gaan yung inyong pananaw sa buhay, manalangin po tayo. And of course, maging grateful tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Surround natin yung sarili natin ng mga positive na tao. Iwasan muna ang toxic o negative sa ating mga buhay. At mga kapatid, palagi po tayong mag-iingat. Ayan. Maraming salamat po. Boss Alvin Teng, yes. Maraming salamat. Makakasama natin din thank si Boss Alvin. Thank you rin sa pag-invita sa akin dito. Ayan. Maraming salamat po, Boss Alvin. And mga kapatid, salamat po sa mga nanood po ng Wanted sa Radyo hanggang Bardagulan Serie. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol po. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serie.